Nagsisimula ang anime sa isang grupo ng mga Japanese ghost na tinatawag na yokai. Ang mga multo ay nagtitipon sa isang komunidad na tinatawag na Nureclan. May isang lalaki na nagngangalang Rikua, isang kandidato para sa ikatlong henerasyon ng pinuno ng angkan. Ang pinuno ng angkan ay tatawaging Sunday. Isang araw, nang papasok na si Rikua sa paaralan, sinabihan niya ang angkan na huwag siyang sundan dahil hinahanap ng mga kaibigan niya ang kinaroroonan ng yokai. Hindi nagtagal, nang siya ay papunta sa paaralan, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Gyuki. Biglang sinabi sa kanya ng Yokai clan na gusto ni Gyuki na maging isang sandame para mamuno siya sa clan. Pagkatapos nito, nakita niya ang isang lolo na nagngangalang Nurerien, ang pinuno ng unang henerasyong angkan. Sinabi ni Gyuki kay Nure ang hitsura ni Rikuo. Sinabi niya kay Nure na nagsasalita si Rikuo na parang tao. Hindi niya gusto ang ugali ni Rikuo dahil dapat kagalang-galang ang Yokai clan. Pagdating sa paaralan, isang lalaking estudyante na nagngangalang Kaetsugo ang nag-imbita kay Rikuo at iba pang mga kaibigan na maglakbay sa gabi sa lumang gusali sa kanilang paaralan, ayon sa mga alingungaw na maraming yokai ang lumitaw doon. Pagkatapos ay sinabi ng isang babaeng estudyante na nagngangalang Kanon na hindi siya naniniwala sa pag-iral ng yokai. Ang kanyang mga salita ay naging mas sabik kay Kaetsugo na patunayan ang pagkakaroon ng yokai. Sa gabi, humingi ng pahintulot si Rikuo kay Nure na sumama sa kanyang mga kaibigan. Ngunit bago umalis si Rikuo, nakipag-usap sa kanya si Nure na dapat siyang maging pinuno ng Nure clan. Sumagot si Rikuo na gusto lang niyang maging tao at ayaw niyang maging pinuno ng yokai sa Nure clan. Sa wakas ay sumama si Rikuo sa kanyang mga kaibigan sa lumang gusali sa kanilang paaralan. Mukhang natatakot si Kana, ngunit sinabi niyang paprotektahan niya siya. Pagpasok sa isang silid, nakita niya ang isang yokai figure na may katawan ng isang batang babae na may matandang mukha, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay hindi makita kung nasaan siya dahil sila ay mga multo. Maraming yokai sa gusali, ngunit palaging inaalis sila ni Rikuo upang hindi sila mahanap ng kanyang mga kaibigan. Pagpasok nila sa isa pang silid, isang yokai figure ang tumakbo papunta sa kanila, kaya lahat sila ay tumakbo, na nagpapahina kay Kana. Halos magbago ang anyo niya nang humarap siya sa yokai. Sa kabutihang palad, dumating ang isang lalaking yokai na nagngangalang Autobo, at isang Yukio na natatawagan nating Yuki mula sa angkan ng Mira upang protektahan ang kanilang malapit ng maging sandame na walang iba kundi si Riko. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Nure sa mga pinuno ng yokai mula sa 26 na faction sa ilalim ng tangkilik ng Nure clan upang talakayin ang pagbabago ng bagong pinuno ng angkan. Nagkaroon ng kaunting debate sa pagitan ng mga pinuno tungkol sa pagtanggi ni Rikuo na maging pinuno ng angkan. Kahit na ayon sa isang lalaking yokai na nagngangalang Hitutsum, sa nakalipas na 4 na taon, isang beses lang binago ni Rikuo ang kanyang anyo sa isang yokai. Samantala, sa paaralan ni Rikuo, sinasalakay pa rin ni Autobo at Yuki ang yokai, na nakakainis kay Rikuo. Inalagaan nila siya sa nakalipas na 4 na taon, ngunit hindi niya ito alam. Sa lahat ng oras na ito ay nagbalat kayo sila bilang first graders sa kanyang paaralan. Parehong gusto nilang maging sandame si Rikuo sa Nure clan pero gusto pa rin niyang maging tao. Biglang nagising si Kana na nahimatay kaya nawala sila. Kinabukasan ng Nure clan ay binisita ng isang lalaking yokai na nagngangalang Zen. Sinabi niya kay Nure na pumunta siya para makipagkita sa Sunday. Pagdating sa bahay ni Rikuo ay agad niyang sinalubong si Zen na naghihintay sa kanya. Si Zen pala ay kaibigan na ni Rikuo mula pagkabata, at kahit siya ay tinuturing niyang kapatid si Zen. Nagalit si Zen kay Rikuo na tumanggi na maging isang Sunday. Nang sasalakayin na niya si Rikuo gamit ang kanyang lakas, nabigo siya dahil siya ay may sakit at walang lakas. Pagkatapos nito, umalis siya sa Nure clan. Sa pagkakaalam nito, nagalit si Rikuo kay Nure dahil sinabihan niya si Zen, na may sakit, na pumunta doon para lang hikayatin siyang maging isang sandame. Pagdating ni Zen sa kanyang bahay ay agad itong uminom ng gamot na ibinigay ng kanyang katulong, isang lalaking yokai na nagngangalang Hebitayo. Sinabihan niya si Zen na huwag masyadong lumapit sa Nure clan para makapag-isa silang tumayo. Sumagot si Zen na ang kanyang angkan ay nasa ilalim ng Nure clan sa loob ng maraming henerasyon. Bukod pa riyan, dahil sa mahina niyang kalagayan, kailangan niya ng proteksyon mula sa kanila. Biglang inatake ni Hebitayo si Zen. Natuklasan niyang si Hebitayo ay mula sa isang pangkat ng mga rebelde na hindi sumasang-ayon sa pagiging sandame ni Rikuo. Sinubukan din siyang patayin ni Hebitayo dahil sa palaging pagsuporta kay Rikuo. Sa kabutihang palad, isang lalaking yokai sa anyo ng isang uwak na nagngangalang Karasu Tengo, at si Rikuo ang dumating doon upang iligtas siya. Gustong patayin ni Hebitayo si Rikuo nang makita niya si Rikuo na papunta doon. Sa hindi inaasahan, maaaring baguhin ni Rikuo ang kanyang anyo sa isang yokai at hatiin ang katawan ni Hebitayo sa 2 bahagi. Sa wakas ay nalaman ni Zen na si Rikuo ay mayroon lamang 1/4 ng dugo ng yokai ng Nure clan, kaya maaari lamang niyang baguhin ang kanyang anyo sa gabi. Gayunpaman, sinusuportahan pa rin siya ni Zen bilang isang sandame habang siya ay nabubuhay. Maging siya ay nangakong magiging tapat kay Rikuo.
Pagkaalis ni Zen, sinabi ni Rikuo kay Karasu na gusto niyang maging isang sandame, ngunit alam ni Karasu na makakalimutan niya ang lahat kapag siya ay naging tao muli. Kinabukasan, pagdating ni Rikuo sa paaralan, nakalimutan niya ang nangyari kagabi. Tapos sa klase niya, may bagong babaeng estudyante na nagngangalang Yer. Malamang, marami siyang alam na impormasyon tungkol sa yokai, kaya nang kausapin ni Kayetsugo ang kanyang kaibigan tungkol sa yokai, sumali siya. Sinabi niya na ang pinakadelikadong yokai ay mga hayop na incarnation. Nang marinig iyon, namangha si Kayetsugo sa kanya. Sinabi ni Kayetsugo na gagawa siya ng supernatural detective group na pinangalan ng Kaiyojyuji, na tutuon sa paghahanap sa kinaroroonan ng yokai. Pagkatapos, napagpasyahan niya na ang pagbubukas ng grupo ay gaganapin sa bahay ni Rikuo dahil, ayon sa mga sabi-sabi, ang kanyang bahay ay minumulto at tinawag na Yokai Yashiki. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Naotobu at Yuki kay Rikuo na tutulong silang ayusin ang yokai sa kanyang tahanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating niya sa kanyang bahay, ang yokai ay nagkakaroon ng party na nagdiriwang ng kanyang muling pagkabuhay, at nagawa niyang baguhin ang kanyang anyo sa isang yokai. Nasabi na pala ni Karasu sa kanila ang nangyari kagabi. Si Rikuo, na walang maalala, ay humiling sa yokai na ayusin ang silid dahil malapit na ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay at sinalubong sila ng kanyang ina, na sinabing bihira ang mga tao na maglakas loob na maglaro sa kanilang bahay. Sinabi ni Yer kay Rikuo na gusto niyang maglibot dahil ramdam niya ang hangin ng yokai sa bahay. Sinuri niya ang ilang silid doon. Buti na lang at nakapagtago pa ang mga yokai. Hanggang sa dumating si Nyuri sa harapan nila, agad naman siyang pinandilatan ni Yer. Pagkaalis ni Nyuri, pinaghinalaan niya siya bilang yokai, ngunit hindi niya ito ma-detect dahil maaaring itago ng isang high-level na yokai ang kanilang aura. Maya-maya, may daga na tinatakot ang mga kaibigan niya, tapos hinabol ito ni Nyuri dahil hinala niya na yokai ang daga. Biglang naging malaki ang daga, at inatake niya ito gamit ang Shikigami technique na maaaring lipulin ang yokai. Ang Shikigami ay ang mga espiritu ng mga tao o hayop na namatay na may dalang damdamin ng paghihiganti at puot. Si Yer ay isang ina po ng isang pamilya ng mga yokai exterminator na tinatawag na Anmyuji mula sa isang sikat na pamilya. Lumipat siya sa lungsod dahil, ayon sa mga alingaungaw, mayroong maraming mga supernatural na aktibidad. Narinig din niya ang balita na naroon ang pinuno ng yokai. Pagka-uwi ng mga kaibigan ni Rikuo, sinabi sa kanya ni Nayuki at Autobo na ang daga ay hindi isang yokai mula sa kanilang angkan. Samantala, isang grupo ng mga lalaki ang humarap kina Yer at Kana na naglalakad pa uwi. Ngunit nalaman niya na hindi sila tao. Sila ay daga na yokai. Nalaman nila na si Nayura at Kana ay mga kaibigan ni Rikuo. Kaya naman sinundan sila ng daga na yokai. Agad silang inatake ni Yura at ginawang tanro ang kanyang Shikigami na maaaring pumatay ng ilang yokai. Gayunpaman, kinuha ng pinuno ng isang lalaking yokai, isang lalaking nagngangalang Kyuso, si Kana na hostage, at napilitang ihinto ni Yura ang laban. Pagkatapos noon, sinampal siya ni Kyuso sa mukha dahilan para matumbo siya. Sa kabilang banda, hinahabol ng Kyuso clan ang ilang pusa na yokai mula sa Bakaneko clan. Nagawa nilang patayin ang dalawang miyembro ng pusa na yokai. Buti na lang at nakatakas ang leader ng Cat clan na si Raita. Si Rikuo, na nasa kanyang bakuran, ay binisita ng isang daga na yokai. Sinabi ng daga na isa siyang utusan na tumakas sa Kyuso clan para sabihin sa kanya na kinidnap nila si Nayura at Kana. Pero pinayuhan siya ng daga na huwag magdala ng mga bodyguard dahil kapag nakita ito ni Yura na isang Anmyuji, delikado ito para sa kanila. Dinala ng daga si Rikuo sa harap ng isang bahay. Pagdating niya doon, nahuli siya ng ilang daga at dinala sa harap ni Kyuso. Hindi nagtagal, ipinakita ni Kyuso ang kanyang dalawang kaibigan na nakulong sa kanya at sinabi sa kanya na kung gusto niyang lumaya ang kanyang kaibigan, dapat siyang bumaba sa posisyon ng sandame at ipahayag ito sa buong bansa ngayong gabi. Habang naglalakad si Rikuo pa uwi, aksidente niyang nakasalubong si Raita. Ang kanilang angkan ay inutusan ni Nyuri na lipulin ang Kyuso clan, ngunit sa halip, sila ay natalo ng Kyuso clan. Nang marinig niya iyon, dinala niya ito sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay, sinabi ni Rikuo kay Karasu na ipahayag ang kanyang nakasulat na liham ng pagbibitiw sa mga angkan sa buong bansa. Pagkatapos ay sinabi ni Nyuri na ang Kyuso clan ay maaaring magkaroon ng sama ng loob dahil sila ay tinanggal sa pangkat ng Nyuri clan. Ipinaubaya ni Nyuri ang bagay na ito kay Rikuo bilang kahalili niya. Pero sinabi pa rin ni Rikuo na magre-resign siya para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Raita kay Rikuo na hindi tinutupad ng Kyuso clan ang kanilang pangako. Pagkatapos, pumunta siya kay Nyuri upang humingi ng tawad sa kanyang pagkabigo at nangakong aayusin ito sa lalong madaling panahon. Nasugatan siya at hindi man lang makalakad, kaya nahulog siya habang papalabas ng bahay ni Rikuo. Nang makita ang pagpuporsiga ni Raita, sa wakas ay binago ni Rikuo ang kanyang anyo sa isang yokai. Pagkatapos ay dinala niya ang mga miyembro ng Nyuri clan upang salakayin ang base ng mga daga. Pagdating sa base ng daga, agad na pinalaya ni Autobus si Nayura at Kana mula sa kustodiya.
Biglang nangyari ang digmaan sa pagitan ng Mirror Clan laban sa Kyusu Clan. Matapos nilang talunin ang Kyusu Clan, humingi ng pahintulot si Rayate kay Rikuo na lumaban kay Kyusu, ngunit siya, na malubhang na sugatan, ay sa wakas ay napatalsik. Matapos makita ang insidente, agad na sinunog ni Rikuo si Kyusu hanggang sa mamatay nang hindi ito hinahawakan. Kinabukasan sa paaralan, humingi ng tawad si Yura kay Kana dahil sa pagkakasangkot niya sa yokai. Sagot niya na hindi problema dahil hindi siya natakot nang makita niya ang yokai na tumulong sa kanila. Pagkatapos ay tinawagan ni Kaitsugo ang kanyang mga kaibigan na gustong sumali upang ihatid ang impormasyon tungkol sa kanilang samahan, ngunit wala si Rikuo sa oras na yon. Hindi pala siya pumasok ng araw na iyon dahil may sakit siya. Dumating si Zen sa Nure Clan para bisitahin siya. Tinanong niya kung walang maalala si Rikuo nang siya ay naging isang yokai, ngunit sa halip ay hindi siya sumagot. Sa terrace ng bahay, kausap ni Nure ang dalawang yokai. Hinala niya na ang Kyusu Clan ay pinamumunuan ng isang taong ayaw maging Sand Dame si Rikuo. Kasabay nito ang pagpunta sa kanya ng mga kaibigan ni Rikuo. Ipinarating ni Kaitsugo ang balita na ngayong weekend ay magkikita sila ng isang lalaking yokai expert na nagngangalang Professor Adash Ibarra. Naghanda pa si Adash Ibarra ng isang silid na matutuluyan nila at gustong sanayin sila sa yokai. Narinig pala ni Hitutsum si Rikuo at ang kanyang mga kaibigan na nag-uusap. Samantala, sinabi ni Nure kay Karasu na imbestigahan kung sino ang traidor sa Nure Clan na may kaugnayan sa Kyusu Clan. Long story short, dumating ang weekend. Si Rikuo at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa isang nayo na tinatawag na Yumurakun upang makipagkita kay Adash Ibarra sa templo ng Yumwakamaru. Umakyat sila sa bundok para maghanap ng maliit na templo, ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Rikuo, Yuki, at Yura. Biglang may lumitaw na kakaibang lalaki sa harapan nila. Si Adash Ibarra pala, tinanong ni Rikuo si Adash Ibarra kung sino ang sinasamba niya sa maliit na templong iyon. Sumagot siya na ang maliit na templo ay ginawa para parangalan ang mabuting yokai Yumwakamaru. Muli silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa tuktok, sinabi ni Adash Ibarra na nakatira si Yumwakamaru sa bundok. Samantala, sa bahay ni Rikuo, nagulat si Karasu nang malaman na pumunta ang Sand Dame sa Yumurakuan. Ipinaliwanag ni Adash Ibarra na ang bundok ay kung saan nakatira si Gyuki. Alam niyang natatakot si Yuki na atakihin sila. Kasabay nito, hindi rin sila maprotektahan ni Rikuo dahil hindi niya magawang baguhin ang anyo niya bilang yokai sa maghapon. Isa pa, hindi maaaring ipakita ni Yuki ang kanyang lakas sa harap ng mga kaibigan ni Rikuo. Alam ang panganib sa bundok, iniuwi silang lahat ni Rikuo. Gayunpaman, tinanggihan nito ni Kaitsugo na hindi alam ang panganib. Kung tutuusin, naghanda si Adash Ibarra ng lugar na kanilang matutuluyan. Kinumbinsi niya ang mga ito na ituloy ang pagpunta sa inn dahil ang bahay ay naka-install na ng anti-yokai powers. Sinabi niya na ang pagkakaroon ni Gyuki sa bundok ay isang alamat lamang. Nang hindi nila alam na si Adash Ibarra ay kinokontrol ng yokai gamit ang mga thread, kontrolado siyang iwanan ang mga ito. Nang matanggal ang sinulid, bumalik ang kanyang kamalayan, at natarante siya kung bakit siya nasa bundok. Samantala, dumating si Rikuo at ang kanyang mga kaibigan sa inn, na mukhang kakaiba, ngunit hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay inimbitahan ni Kaitsugo ang isang lalaking kaibigan na nagngangalang Shima na hanapin ang yokai. Kahit pinagbawalan sila ni Rikuo ay wala silang pakialam kaya sumama sila Rikuo at Yuki para protektahan sila. Sa kabilang banda, nagbababad ang mga babae sa mga hot spring ng inn. Out of nowhere, naghinala si Kana nang hindi pumunta si Yuki sa banyo at naisip niyang nag-iisa siya kay Rikuo. Iniwan kaagad ng selosa na si Kana ang kaibigan sa hot spring para hanapin ito. Maya-maya, dumating ang yokai at gustong manghuli sa mga babae na nasa banyo. Ang naglalaro pala ng thread ay ang pinuno ng yokai. Sa kabutihang palad ay dumating si Yura sa lugar na iyon at natalo sila. Samantala, si Rikuo at ang kanyang mga kaibigan na naglalakad ay pinapanood ng mga yokai na mga subordinate ni Gyuki. Dumating sila sa isang kuwebo na, ayon sa alamat, ay ang lungga ng yokai. Habang naglalakad silang apat, biglang may isang yokai na nagsimulang mag-chant ng spell para maramdaman ni Kaitsugo at Shima na humiwalay kina Rikuo at Yuki. Agad naman silang hinabol ni Rikuo na naramdamang may mali sa kanila. Samantala, si Yuki, na nag-iisa, ay inatake ng isang lalaking yokai ngunit nagawa itong iwasan. Sinabi niya na patatawarin siya ng Mirror Clan kapag tumigil siya sa pag-atake sa kanila. Ngunit sa halip ay sinaksak niya ang kanyang binti. Pagkatapos noon, lalaslasin na sana siya ng yokai, ngunit tinakpan niya ng yelo ang espada nito para hindi siya direktang matamaan ng laslas nito. Sa kabutihang palad, nang papatayin na siya ng yokai, nailigtas siya ni Rikuo sa tamang panahon. Habang nasa hot spring, nilabanan ni Yura ang yokai habang pinoprotektahan ang kanyang dalawang kaibigan. Pagkatapos siya ay ibinagsak mula sa puno sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay lumabas na ang kapangyarihan ay nagmula sa mga anak ni Karasu, na siyang mga pangunahing tagapangasiwa ng Mirror Clan. Pagkatapos ay kinuha nila ang yokai mula doon. Malamang na pumunta rin doon si Autobo para protektahan sila.
Nagawa niyang ibalik si Nashima at Kaietsugo sa Ain. Samantala, sa gitna ng kagubatan, nakipaglaban si Rikuo sa mga tauhan ni Gyuki nang hindi nagiging yokai. At nagawa niyang pabagsakin ang kalaban. Pagkatapos, gumamit ng spell ang mga tauhan ni Gyuki para tanggalin ang isang matulis na bagay sa kanyang katawan na halos pumatay sa Sunday. Di nagtagal, binago ni Riku ang kanyang anyu sa isang yokai upang madali niyang mapatay ang kanyang kaaway. Samantala, sa Nure Clan, nakikitang nakikipagkita si Zenkei Nure dahil pinaghihinalaan niyang pinagtaksilan siya ni Gyuki. Alam na ni Nure, kaya hinayaan niya si Riku na pumunta doon para subukan ang loyalty ni Gyuki, isa sa mga top executive ng kanilang clan. Habang hinahanap pa rin ni Kana ang kinaroroonan ni Yuki, aksidenteng nakita ni Kana ang yokai form ng Sunday na karga siya. Tapos iniwan niya si Yuki kay Kana, pagkatapos ay umalis na siya. Hinanap niya ang kinaroroonan ni Gyuki para itanong kung bakit gusto siyang patayin ni Gyuki. Nang makita ni Rikuo si Gyuki ay agad niyang itinutok ang kanyang espada sa leeg ni Rikuo. Kinounter attack niya si Gyuki, sinabing mamumuno siya sa Nure Clan. Tinanong muli ni Rikuo kung ano ang gagawin ni Gyuki kung magtagumpay siya sa pagpatay sa kanya. Pagkatapos ay sumagot si Gyuki na magpapakamatay siya. Sinabi niya na dati ay may mag-asawa, kung saan ang asawa ay isang mahusay na general. Kahit na nasa mag-asawa na ang lahat, pareho silang walang anak. Hanggang isang gabi, may nakitang makinang na bagay na pumasok sa kanilang bahay at saka pumasok sa katawan ng asawa. Himala pagkatapos ng mga pangyayari noong gabing iyon, nabuntis ang asawa ng general. Sa maikling kwento, sa wakas ay nagkaroon sila ng isang sanggol na lalaki na pinangalan ng Yumwakamaru. Noong siya ay 7 taong gulang, namatay ang kanyang ama sa isang labanan. Pagkatapos ay ipinadala siya ng kanyang ina sa isang templo upang magsanay doon. Lumipas ang oras hanggang sa siya ay 12 taong gulang. Bagamat medyo bata pa, nagsilbi na siya bilang isang respetadong punong monghe. Isang araw na bigla si Yumwakamaru nang marinig niya ang balitang may sakit ang kanyang ina. Agad siyang bumalik sa kanyang bahay upang salubungin ang kanyang ina. Dahil napakalayo ng biyahe, nagpahinga siya at nakatulog hanggang sa ginising siya ng 2 babae. Dati daw silang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya at sinabi sa kanya na ang kanyang ina ay kasalukuyang lilipat sa Mount Nejirin. Walang pag-aalinlangan, sinundan ni Yumwakamaru ang 2 babae. Natrap pala siya para gawing bitag ng yokai ruler ng bundok na nagngangalang Gyuki. Si Yumwakamaru, na isang ordinaryong tao lamang, ay hindi makalaban sa kanya, na nagbago ng anyo ng isang giant. Nang siya ay nasa gilid ng bangin, ipinakita ni Gyuki na ang kanyang ina ay nabiktima. Si Yumwakamaru, napakiramdam na nawala sa kanya ang lahat, sa wakas ay tumalon sa kanyang bibig. Pagkatapos ay naramdaman ni Gyuki na may kakaiba sa kanyang katawan, kaya nahulog siya mula sa tuktok ng bangin. Simula noon, lumabas si Yumwakamaru sa katawan ni Gyuki at sinabi sa 2 babae na simula ngayon, magiging yokai na siya kahit na isinumpa niya ang Diyos at ang mundong kumuha sa kanyang mga magulang. Napatay din ni Yumwakamaru ang 2 babaeng nag-trap sa kanya. Sa isang nagbabagang sama ng loob, sinimulan niyang patayin ang mga tao at yokai na nakikita niya. Kilala siya bilang Panginoon ng Mount Nejirim at kilala bilang Gyuki. Dahil sa kanyang kalupitan, sa wakas ay nagtungo ang Nure Clan sa bundok Nejirim, sa pangunguna ni Nure, na bata pa noon. Hanggang sa nagkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng Nure Clan laban sa Gyuki Clan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sa wakas ay natalo ni Nure si Gyuki, ngunit hindi niya napatay si Gyuki dahil hinangaan ni Nure ang kanyang lakas. Pagkatapos nito, inanyayahan siya ni Nure na sumali sa Nure Clan at nanumpa na magiging tapat sa Nure Clan. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Sinabi ni Gyuki kay Riku ang dahilan ng kanyang pagkakanulo. Gusto niyang itapon ni Riku ang kanyang pagiging tao at maging isang kumpletong sundame ng yokai. Bigla niyang ibinaba si Gyuki, sinabing magiging sundame nga siya, pagkatapos ay sinaksak si Gyuki. Sinabi ni Gyuki na mahal niya ang Nure Clan at ayaw niyang masira ito kung pamunuan sila ni Riku. Di nagtagal, nagalit ang mga anak ni Karaso kay Gyuki dahil sa pangahas na salakayin ang sundame. Tinawag ni Gyuki na tanga si Riku dahil ayaw niyang umamin bilang isang yokai. Gayunpaman, kinilala niya ang matinding lakas ni Riku sa pagdaig sa kanya. Dahil doon, naghanda siyang magpakamatay. Sa kabutihang palad ay napigilan siya ni Riku at sabihin sa kanya na huwag mamatay dahil pagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon sa huli. Sinabi ni Riku kung gusto ni Gyuki na magtanong tungkol sa mga tao, pagkatapos ay itanong kung siya ay nasa anyo ng tao. Kinabukasan nagising si Gyuki at nasa Nure Clan na siya. Pagkatapos, dumating si Riku sa anyo ng tao at sinabi na si Gyuki ay kanyang pamilya. Lumipat ang eksena sa isang supernatural na pagtitipon, at inanyayahan ni Kaietsugo ang kanyang mga kaibigan na hanapin muli ang yokai. Sa kabilang banda, sa Nure Clan, isang pulong ng mga nakatataas ang gaganapin upang matukoy ang kapalaran ni Gyuki, na nagtaksil sa kanila. Nagsimula ang pagpupulong, at opisyal na inihayag ni Nure na si Riku ay isang kandidato ng sundame, kaya ipinasa niya ang kaso kay Riku.
Sinabi rin ni Rikuo sa harap ng mga nakatataas na totoo na si Gyuki ay nakagawa ng kawalan ng katapatan, at pinilit din niya si Kyuso na pilitin si Rikuo na umalis mula sa Sandae. Ngunit ginawa ito ni Gyuki para sa ikabubuti ng Yurek clan, kaya idineklara siyang inosente ni Rikuo. Ang isa sa mga nakatataas ay tumutol sa desisyon ni Rikuo, ngunit sumagot siya na kailangan pa rin nila si Gyuki bilang tagapag-alaga ng angkan sa kanlurang rehiyon. Dahil siya lang ang makakagawa ng gawaing iyon. Pagkatapos ay isinara ni Mure ang pulong sa pagsasabing si Rikuo ang tanging kandidato sa Sandae sa ngayon. Kung walang mapipiling kandidato sa edad na 13 taong gulang, opisyal na mamumuno si Rikuo sa Mure clan. Kinabukasan, kinausap ni Mure ang isa sa mga nangungunang miyembro na lalaki, si Hihi. Sinabi niya na ang isang grupo ng yokai ay nagdudulot ng gulo sa lugar ng Bakaneko. Narinig ni Mure na sinadya ni Hihi na mag-imbestiga kahit noong una ay hindi siya pinayagan, ngunit pinilit ni Hihi na imbestigahan ang kaso. Kinagabihan, namatay si Hihi at ang kanyang mga miyembro sa kagubatan ng Kawayan, at sinabi ni Rayata ang simula ng kaguluhan sa kanilang lugar. Nagsimula ito nang tamaan ng bagzo ng hangin ang isang lalaking miyembro na naging sanhi ng pagkapunit ng kanyang damit, at hindi nagtagal, namatay ito. Nang marinig ito, nalungkot si Rikuo dahil noong opisyal na siyang maging kandidato, biglang namatay ang isa sa mga nakatataas. Pagkatapos ay dumating ang mga anak ni Karaso upang makita siya na nagsasabi sa kanya na gusto siyang makita ni Karaso. Balak pala niyang dagdagan ang mga bodyguard ni Rikuo dahil may yokai na pinupuntirya ang kanilang clan. Kinabukasan ay sinamahan si Rikuo ng 4 na karagdagang yokai. Binigyan din ng bodyguard ang ibang higher up para bantayan sila. Samantala, tumanggi si Mure na e-escort at gustong mamasyal kasama ang isang yokai na nagngangalang Nato. Habang naglalakad ay hindi sinasadyang nakasalubong ni Mure si Yura. Niyaya niya si Yura na mag-usap sa garden habang kumakain ng tinapay. Sinabi niya na ang kanyang layunin sa pagdating ay upang talunin ang pinuno ng yokai na nagngangalang Mure. Nang hindi niya nalalaman na ang katabi niya pala ang hinahanap niya. Nag-daydream si Yura, sinabing itinuring niyang kaaway ang yokai sa lahat ng oras na ito. Ngunit nalilito siya dahil kahit papaano ay palagi siyang nililigtas ng mga yokai. Pagkatapos, tinanong niya kung talagang masama ang yokai o hindi. Sa halip ay tumugon si Mure na ang yokai ay masama at dapat niyang labanan ang mga ito. Biglang umihip ang malakas na hangin. Alam niyang nagmumula ang hangin sa bubong ng mataas na gusali sa harapan nila. Tapos biglang, may umatake, sa kabutihang palad, nalaman ito ni Yure, at pinrotektahan siya nito. Tumitaw ang 5 Kama Itachi Wind Controllers. Sinisikap ni Yurio na protektahan si Yurio mula sa kanila. Gumawa pa siya ng uso na pinangalan ng Rakuson para ilayo siya sa lugar na iyon. Nang makita siyang napapalibutan ng 5 tao ng Kama Itachi ng sabay-sabay, sinadya niyang tulungan siya. Gayunpaman, nagawa niyang talunin silang lahat. Sa paaralan, tumingin si Rikuo sa bintana at nakitang hinahanap ni Karaso si Yurio. Sinabi ng mga tauhan ni Gyuki, si Gozu Mezo, na hinahanap ni Karaso ang kinaroroonan ni Yurio, na tumakas dahil tumanggi siyang e-escort. Habang nasa parke, mukhang mayabang si Yura dahil nagawa niyang pumatay ng 4 na Kama Itachi. Biglang nagkaroon ng wind attack mula sa pinuno ng Kama Itachi, kaya isa-isang nahulog ang Shikigami ni Yura. Nang malaman niyang wala si Yura ay umalis na lang siya dahil ang layunin niya ay salakayin si Yura. Pagkatapos ay nakita ng pinuno ng Kama Itachi si Yura sa bubong ng gusali. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi maihahambing kay Yura, nagalit dahil sa pagkamatay ni Hihi. Pinahirapan siya ni Yura na hindi makagalaw at hindi makakita na pinatay ang pinuno. Lumipat ang eksena kay Rikuo at sa kanyang mga kaibigan, na binisita ng 2 kakaibang estudyante, sina Tam Azuki at Inogami. Sinabi ni Tam Azuki na siya ay may parehong kakayahan tulad ni Rikuo. Kukunin din daw niya ang teritoryo ng Yurek clan. Ang paraan ng pagsasalita niya ay parang hinahamon si Rikuo. Pagkasabi niyon, umalis na lang sina Tam Azuki at Inogami, at nakakapagtaka, sumunod sa kanila ang 5 pang tao. Tinawag sila ng mga tao na 7 pilgrims. Sa hapon, hinahanap pa rin ni Karaso si Mure na hindi pa umuwi. Sabi ng mga miyembro, ang pagkawala ni Mure ay isang pagkakataon para sirain nila ang Mure clan kahit na mayroon pa silang dakilang yokai. Sinabi ng 7 pilgrim na tatapusin nila ang yokai ng Mure clan. At ito ay isang madaling bagay para sa kanila. Di nagtagal, isang grupo ng 7 pilgrim ang nanggulo sa lungsod upang makuha ang atensyon ng yokai ng Mure clan. Naging matagumpay ang kanilang plano dahil ang yokai sa Mure clan ay mabilis na nakatanggap ng balita tungkol sa kaguluhan. Tinakot nito ang mahinang yokai, ngunit sinubukan ni Yuki na pakalmayan sila sa pagsasabing kahit wala si Mure, mayroon pa rin silang Sandae o Rikuo. Kinabukasan ay umalis si Rikuo papuntang paaralan kasama lamang sina Yuki at Autobo dahil inutusan ang iba pang yokai na bantayan ang lungsod. Sa hapon, isang chicken yokai, na miyembro ng 7 pilgrim, ang nagsusunog ng mga puno sa parke. Nagkataon namang dumaan sina Kana at Yura sa parke noong mga oras na iyon kaya nagawa nilang mapatay ang apoy gamit ang Shikigami ni Yura. Gayunpaman, si Yura ay inatake ng chicken yokai.
Buti na lang at nakabantay doon ang mga anak ni Karaso kaya agad nilang hinabol ang yokai. Pag-uwi ni Earl, tinawagan niya agad si Rikuo para sabihin ang nangyari kanina sa park at pinakiusapan itong mag-ingat. Hindi siya mapakali at sinabi kay Gyuki na hindi niya hahayaang masaktan ang kaibigan. Sinabi ni Tam Azuki sa kanyang mga miyembro na magsisimula na ang palabas, at ang Nure Clan ay nasa entablado. Samantala, sa Nure Clan, si Inugami ay nag-stalking sa kanila mula sa tuktok ng puno. Noong panahong iyon, ang Nure Clan ay may isang yokai na nagngangalang Shouyei, na pinuntahan ang mga nakatataas sa Nure Clan at nagsabing maghihiganti siya para sa pagkamatay ng kanyang ama, si Hihi. Hindi nagtagal, dumating si Rikuo sa kanilang silid upang magpasya kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin. Binalaan niya ang mga ito na magkaisa at huwag kumilos ng hiwalay, lalo na para kay Shouyei, na gustong maghiganti. Dahil wala si Nure, pansamantalang hahalili si Rikuo. Sinabi rin ni Shouyei na susundin niya ang kanyang mga utos at ang iba pang mga nakatataas maliban kay Hitutsum. Samantala, sa harap ng bahay ni Rikuo, sinimula ni Inugami ang kanyang aksyon sa pamamagitan ng pagpatay sa isa sa mahinang yokai. Ang insidente ay nag-histeryo sa sarili ni Hitutsum hanggang sa aksidenteng nailantad si Inugami sa kanilang lahat sa Nure Clan at hinalugog ang laman ng bahay. Hinabol ni Rikuo, Yuki, at Outbo si Inugami hanggang sa harap ng gate. Lumabas na si Tam Azuki at ang kanyang mga miyembro ay naghihintay sa presensya ng Nure Clan. Pagkatapos, sinabi ni Tam Azuki na siya ang pinuno ng 88 Diyos ng Yokai Shokoku at pinahintulutan ng Nure Clan na maging kanyang mga tagasunod. Hindi nagtagal, si Shouyei, na puno ng paghihiganti, ay agad na nagpakita ng sarili, kasunod sina Gozu Mezu at Yuki, na nagbukas din ng laban. Agad silang pinaputukan ng Chicken Yokai, na nasunog ang bahay ng Nure Clan. Pagkatapos ay umalis sila sa Nure Clan. Dumating lang pala sila para magpakilala. Samantala, abala ang Nure Clan sa pag-apula ng apoy. Kinabukasan sa paaralan, hiniling ni Riku ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa kanyang bahay na may dahilan na magkakaroon sila ng training camp. Ang kanyang layunin ay panatilihing ligtas ang kanyang mga kaibigan mula sa pagtugis ni Tam Azuki at sa kanyang mga miyembro. Pumayag naman ang lahat maliban kay Yuro na hindi makapunta dahil may gusto siyang imbestigahan. Sa kabundukan ng Shokoku, nakita doon sina Nurerian at Nato. Pero pakiramdam niya ay ibang-iba na ngayon ang lugar kumpara noong huling pagpunta niya doon. Kinahanap ni Gozu Mezu ang kinaroroonan ng mga miyembro ng pitong pilgrims dahil kagabi, nagawang senyoson ni Gozu ang isa nilang miyembro ng yokai. Samantala, dumating ang mga kaibigan ni Rikuo sa kanyang bahay at agad namang sinalubong ng kanyang ina. Si Yur ay nasa isang lugar na may maliit na templo kung saan may nakialam sa mga rebulto ng mga Diyos. Mukhang nakuha na ni Gozu Mezu ang target nila sa isang bodega. Ngunit mukhang mahina ang yokai, kaya tinanong nila kung bakit ang mahinang yokai ay tila nakakasama sa pitong miyembro ng pilgrim. Samantala, sa meeting room ng Nure Clan, muling nagkagulo si Hitutsum dahil hiniling ni Rikuo na manatili muna sila sa kwarto. Ginagawa niya ito para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, sinabi ng isa sa mga nakatataas na nagngangalang Darumo na kung wala ang presensya ni Nure, kailangan nilang sundin ang mga utos mula sa Sunday. Samantala, nasa isang bodega pa rin si Gozu Mezu at inusisa ang yokai hanggang sa umulan. Kasabay ng ulan, ang yokai na nagngangalang Gangji Kozo ay naglabas din ng kanyang kapangyarihan sa tubig, kaya tumakas si Gozu Mezu at bumalik sa Nure Clan upang hanapin si Kappa, na may kapangyarihan din sa tubig. Gayunpaman, nahuli si Gozu Mezu dahil alam na ni Kappa ang tungkol sa kanyang presensya, at maging si Gozu Mezu ay gustong makilala si Rikuo. Tapos biglang sumulpot sa harap niya si Rikuo at Kappa. Nalaman ni Kappa na gustong sirain ni Gangji Kozo ang planta ng paglilinis ng tubig at lumikha ng kaguluhan sa lungsod. Ang dalawang yokai water controller ay nagsagupaan ng lakas. Lumapit sa kanila si Yuro na hindi kalayuan sa lugar na yon. Si Kappa pala ay may mas malakas na kapangyarihan kaysa kay Gangji Kozo. Pagkatapos ay dumating doon ang Chicken Yokai upang kunin si Gangji Kozo. Habang lalong naging aktibo si Tam Azuki at ang kanyang mga miyembro, lalo pang hinigpitan ng Nure Clan ang kanilang pagbabantay sa lungsod. Huminto si Outbo sa bookstore ni Ryota upang makita ang isang babaeng yokai na kakatrabaho lang doon, nang hindi nila alam na miyembro siya ng Seven Pilgrims. Pagkatapos, nagkaroon ng kaguluhan sa labas na nagsasabing ang isa sa mga nakatataas ng Nure Clan ay inatake sa kagubatan. Kinabukasan ay nakatanggap si Rikuo ng balita mula sa anak ni Karaso, na dumating sa Nure Clan, na ang pinuno na nagngangalang Obake at tatlo sa kanyang mga miyembro ay inatake ng kaaway. Si Hitutsum ay gumawa ng panibagong kaguluhan sa pulong ng mga nakatataas ng Nure Clan, ngunit siya ay natakot matapos natitigan siya ni Gyuki. Ang mga anak ni Karaso ay patuloy na nag-uulat na si Obake ay inatake habang siya ay umaalis sa Nure Clan. Naisip nila na may isang taksil sa silid na nagbibigay ng impormasyon sa kalaban. Mag-isang naglalakad si Yura sa gitna ng syudad habang sinisiyasat kung ano ba talaga ang nangyayari sa syudad. Pagkatapos ay aksidente niyang nakita ang isang babaeng yokai at agad siyang inatake.
Ngunit tumakas ang yokai dahil ayaw niyang maakit ang atensyon ng Yure clan. Patuloy na hinanap ni Yure ang kinaroroonan ng babae sa pamamagitan ng pagtukoy sa presensya ng yokai, ngunit sa halip, dumating siya sa bahay ni Rikuo. Nakita ng kanyang mga kaibigan na nagsasanay sa kanyang bakuran ang kanyang presensya at binati siya. Nagpa siya si Yure na makipagkita kay Rikuo at sinabi sa kanya na hinahabol niya ang isang babaeng yokai ngunit sa halip ay dumating sa harap ng kanyang bahay. Sinabi niya na ang babaeng yokai ay lumitaw mula sa isang eskinita sa likod ng lungsod. Nang marinig ang impormasyong iyon, sinabi ni Rikuo kay Karasu na magsagawa ng imbestigasyon. Pagkatapos sabihin sa kanya, nagpaalam siya, at nag-utos si Rikuo ng bodyguard para sa kanya. Noong hapon, nakatanggap si Karasu ng impormasyon tungkol sa babaeng yokai na tinutukoy ni Yura. Kasalukuyang nagtatrabaho sa bookstore ni Ryota ang babaeng yokai, at madalas niyang nakakasalamuha ang mga higher-up ng Yura clan. Nang marinig ang impormasyong ito, binago ni Rikuo ang kanyang anyo sa isang yokai upang magsimulang gumalaw. Ang madalas pala na naglalabas ng impormasyon sa babaeng yokai ay si Hitutsum, na madalas maglasing sa tindahan ni Ryota. Hindi alam ni Hitutsum na ang babae ay isa sa mga miyembro ng pitong pilgrims, kaya sinabi niya dito ang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos, naramdaman ng babae ang isang kakilakilabot na hangin na nakadirekta sa kanya, kaya tumakbo siya palayo sa tavern. Galing pala kay Rikuo ang aura na naghahanap sa kanya. Pagkatapos noon, dinala niya si Hitutsum sa Yure clan. Pagdating sa Yure clan, sinisi ng iba pang mga nakatataas si Hitutsum sa paglabas ng impormasyon noong siya ay lasing. Ngunit sa halip ay sinisi niya si Rikuo dahil hindi niya magawang pag-isahin silang lahat. Samantala, si Yure, na naglalakad mag-isa sa gitna ng lungsod, ay sinundan ng babaeng yokai. Nang napansin niya ito ay tumakbo sa isang tahimik na lugar. Ang bodyguard na itinalaga ni Rikuo para bantayan siya sa halip ay nawala sa kanyang landas. Nang gusto niyang atakihin ang babaeng yokai, bigla niyang itinali ang katawan ni Yure gamit ang kanyang buhok. Mabuti na lang at nahanap ng bodyguard si Yure nang muntik na itong mapatay. Ang dalawang yokai ay may kapangyarihan sa kanilang buhok at handang lumaban. Pero natakot sila sa hanging naramdaman nila. Dumating din pala sa lugar na iyon ang mga anak ni Karasu at si Rikuo. Si Rikuo, na nagpakita lamang ng kanyang anino, ay nagputol ng buhok ng isang babaeng yokai. Sinabi niyang hindi niya sila papatayin. Sa halip ay nag-iwan siya ng mensahe para sa kanila na sabihin kay Tam Azuki na huwag gumamit ng mga babae para gawin ang kanyang maruming gawain. Pagkatapos ng lahat, hinintay ni Rikuo si Yure hanggang sa matauhan ito. Lalo siyang naguluhan dahil lagi siyang tinutulungan ng mga yokai. Kinabukasan, naisip ni Rikuo kung ano ang tunay na layunin ni Tam Azuki dahil kung gusto nila ang kapangyarihan ng Yure clan, aatake sila ng husto, ngunit ngayon ay palihim silang umaatake. Nahulaan niya na may iba pang layunin ang yokai Shokoko. Di nagtagal, tinawag ni Kayetsugo ang kanyang mga kaibigan upang magtipon at tingnan ang mapa ng kanilang lungsod. Nilagyan niya ng X ang bahagi ng templo na nawasak ng yokai Shokoko. Pagkatapos, sinabi niyang dapat silang mag-imbestiga bilang isang yokai search team at umalis sa Yure clan. Kaya sumama sa kanila si Rikuo at ang kanyang mga bodyguard para protektahan siya. Nakarating sila sa isang templo na katatapos lang nawasak kagabi nang hindi nila namalayan na iniimbestigahan din pala ni Yure ang lugar na iyon. Si Yure, na nakakita kina Rikuo at Yuki, na mukhang pamilyar, ay nagkamali pa ng pagkakaintindi at akala nila ay nagde-date sila. Dahil alam ni Yure na may gusto si Kano kay Rikuo, lumabas siya sa pinagtataguan at pinayuhan itong huwag paglaruan ang puso ng mga babae. Pagkaalis ni Yure, nakakita siya ng punit na kimono shirt at ibinigay kay Kayetsugo. Pagdating sa Yure clan, iniisip pa rin ni Rikuo kung ano ang tunay na layunin ng yokai Shokoko. Di nagtagal, sinabi niya sa kanyang babaeng bodyguard, si Kejoro, na alam na niya ang lahat. Kaya, sinabi niya sa kanyang mga miyembro na maghiwa-hiwalay sa lungsod upang protektahan ang lahat ng mga templo na hindi pa nawasak dahil ang layunin ng yokai Shokoko ay sirain ang lahat ng Tochigami o mga diyos ng tagapag-alaga ng templo upang gumuho ang pundasyon ng Yure clan. Nagulat ang mga anak ni Aotobo at Karasu na magkasamang nagbabantay sa presensya ni Kayetsugo at Shima sa harap ng templo. Dahil nababasa ng Kayetsugo ang vortex pattern ng templo na nawasak at humahantong sa templo, na siyang susunod na target. Iniulat din ito ni Aotobo kay Rikuo pagkatapos ay pumunta siya doon. Sa templo, hindi namalayan ni Kayetsugo at Shima na ang isa sa mga yokai na nagngangalang Sodomogi, ang sinumpaang yokai, ay lumitaw sa kanyang likuran. Naisip ni Sodomogi na si Kayetsugo ang Tochigami ng templo. Pagkatapos, hinila ni Sodomogi ang kanyang damit. May sumpa pala ang yokai kung ang taong hinihila ng kanyang damit pagkatapos ay iikot ang kanyang ulo, ang taong iyon ay masusumpa. Nang malapit nang ipihit ni Kayetsugo ang kanyang ulo, ginamit ni Shima ang kanyang bola para atakihin ang isinumpang yokai. Aksidenteng kumislap si Sodomogi sa harap ni Rikuo at Yuki. Ngunit habang hinahabol siya ng dalawa, sinalubong sila ng dalawa pang yokai Shokoko. Noong panahong iyon, pinrotektahan ng mga anak ni Aotobo at Karasu si Rikuo.
Agad na nabangga ni Aotobo ang isang ogre yokai habang ang mga anak ni Karaso ay lumaban sa Fire Chicken Yokai. Ang Fire Chicken Yokai ay nagpapakita ng kanyang mahusay na firepower, ngunit ang mga anak ni Karaso ay maaaring lumikha ng isang ipoypo na nagpapaliku sa apoy patungo sa kanyang Panginoon, na ginagawa siyang nawasak kaagad. Nang makitang natalo ang Fire Chicken Yokai, agad na tumakas ang ogre mula roon. Kinabukasan hindi sinasadyang natagpuan ng pangkat ng paghahanap ng yokai ang isang maliit na nakatagong templo kahit na hindi alam ni Yuki ang pagkakaroon ng templo. Pagdating sa Nureclan, sinabi ni Rikuo kay Yuki na matagal nang hiniram ng Nureclan ang kapangyarihan ng Tochigami, kaya dapat nilang protektahan ang lahat ng templo. Pareho nilang tinanong si Karaso tungkol sa may-ari ng templong natagpuan nila. Sumagot siya na ang templo ay tila pag-aari ng isang Tochigami na nagngangalang Sendo na nakapagpapagaling ng mga sakit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik sa templo ang isa sa mga babaeng kaibigan ni Rikuo na nagngangalang Torai, daladala ang maraming Shikigami, at doon pala siya madalas magdasal. Habang nagdadasal, hinawakan ni Sodemogi o ang sinumpaang yokai ang mga damit ni Tori at nagawang mapatalikod, dahilan para hindi siya makagalaw. Sa kabutihang palad, dumating ang isa sa lalaking yokai na nagngangalang Kuratabo mula sa Nureclan upang tulungan si Tori. Huli na pala siya dahil naisumpa siya. Pagkatapos, dinala nila si Tori sa ospital kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, nagpa siya si Rikuo na bumalik sa templo ng Senba at makipagkita kay Kuratabo upang dalhin siya upang hanapin si Sodemogi at tanungin kung paano mabawi si Tori. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumitaw si Senba sa maliit na templo. Agad namang humingi ng tulong si Kuratabo para mapagaling si Tori. Pagkatapos, sumagot si Senba na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang palayasin ang napakalakas na sumpa. Sinabi ni Rikuo na kailangan nilang talunin si Sodemogi. Pagkatapos noon, nag-transform si Rikuo bilang isang yokai at tinawag ang mga anak ni Karaso upang hanapin ang kinaroroonan ni Sodemogi. Ang mga anak ni Karaso ay nagpakilos ng maraming uwak upang hanapin siya, at tumulong din si Raita. Di nagtagal, iniulat ng mga anak ni Karaso na nahanap niya si Sodemogi. Noong panahong iyon, binabalak muli ni Sodemogi na sirain ang isang templo. Nais din niyang patayin ang Tochigami ng templo. Ngunit bigla siyang inatake ni Kuratabo at pagkatapos ay nawala. Ang susunod na eksena ay nang pumunta ang maliit pa na si Tori sa templo ng Sendo upang pasalamatan siya sa pagpapagaling sa kanya. Mula noon, masigasig siyang pumunta roon upang linisin ang templo. Ibig sabihin, nakakakuha ng lakas si Sendo sa mga taong nagdadasal sa kanyang templo dahil, sa panahon ngayon, nakalimutan na siya, kaya wala na siyang kapangyarihan, at maging siya ay maaaring masira. Pagkatapos ay dumating ang grupo ng mga supernatural na detective sa templo ng Sendo na may dalang origami at nanalangin doon para sa paggaling ni Tori. Samantala, sa ospital, kritikal ang kondisyon ni Tori. Ngunit pinuntahan siya ni Sendo dahil bumalik ang kanyang lakas salamat sa panalangin ng mga kaibigan ni Tori sa kanyang templo upang mapagaling niya ito. Sa kabilang banda, pupunta si Nure sa Shikoku upang makilala ang isang pinuno ng bundok, si Tanuki, ang ama ni Tamazuki, na kasalukuyang pinupuntirya ang Nureclan. Sinabi ni Tanuki na marahil si Tamazuki ay kasalukuyang sumusunod sa kanyang mga yapak bilang isang binata na minsan nang namuno sa yokai. Sinabi rin niya kay Nure na mag-ingat sa isa sa mga miyembro ng pitong pilgrims na nagngangalang Inugami dahil napakadelikado niya. Kinabukasan ay nasa tuktok ng gusali si Inugami at gustong patayin si Rikuo kahit na pinagbawalan siya ni Tamazuki. Dahil matigas ang ulo, pinili ni Inugami na mag-isa. Samantala, sa Nureclan, nakakakuha si Kaitsugo ng mga komento mula sa isang tao sa pamamagitan ng yokai site na ginawa niya. Ipinaalam ng tao na kapag binuksan nila ang projector sa auditorium ng kanilang paaralan, lalabas ang yokai sa screen. Agad na inimbitahan ng excited na si Kaitsugo ang kanyang mga kaibigan na pumunta doon mamayang gabi. Pero pinigilan sila ni Rikuo. Natatakot siya na ang kanyang mga kaibigan ay atakihin ng grupo ni Tamazuki. Pagkatapos noon, nagbigay ng balita si Kenjuro na may tawag kay Rikuo. Ang tawag pala ay galing kay Inugami, na nasa isang lumang gusali na kasalukuyang pinupuntahan ni Kaitsugo. Inami ni Inugami na nagsulat siya ng komento sa website ng Kaitsugo para pumunta doon. Nang marinig ito, hinanap ni Rikuo ang kanyang mga kaibigan. Ngunit lahat sila ay pumunta sa lumang gusali nang hindi nila alam na hinihintay sila ni Inugami kasama ang ligaw na yokai. Pagdating sa auditorium, inimbitahan ni Kaitsugo si Shima na humanap ng projector na makakapaglabas ng yokai. Pagkatapos, sinundan sila ni Rikuo at nakita ang kanyang mga kaibigang babae. Hindi kalayuan sa kinaroroonan niya, naroon si Inugami, na nakastok sa kanila. Nakaramdam ng galit si Inugami sa kanya dahil sa pagiging kaibigan niya sa mga tao. Hindi pala nag-iisa si Rikuo. Dumating siya kasama sina Aotobu at Kenjuro, na pumapatay sa ligaw na yokai. Dahil delikado doon, pinaalis sila ni Rikuo sa lugar. Samantala, nahanap ni Kaitsugo at Shima ang projector. Maya-maya pa ay binuksan na nilang dalawa ang projector, saka lumabas sa screen ang imahe ni Inugami.
Pagkatapos nito, tinanong ni Inogami si Rikuo kung bakit siya ay kaibigan ng mga tao na palaging hinahamak at napupuot sa yokai. Tumalabas na si Inogami ay may personal na sama ng loob sa mga tao na palaging tinatawag siyang halimaw. Ngunit nang sasalakayin na niya si Rikuo, pumunta doon ang mga bodyguard ni Rikuo para tulungan siya at hinawakan si Inogami. Dahil dito, mas napupuot siya kay Rikuo, at sinabi sa kanya na siya ay isang spoiled na bata at palaging pinoprotektahan ng ibang yokai. Si Inogami, na puno ng puot, ay maaaring magpakawala ng kanyang lakas upang ang pagkakahawak ay mapawi. Nagpalit din siya ng anyo sa isang yokai at sinubukang atakihin si Rikuo. Gayunpaman, si Inogami ay pinigilan ng isang lalaking yokai na nagngangalang Kyubinashi, na may kapangyarihan ng sinulid. Nang nakagapos si Inogami, sinabi niya kay Rikuo na si Tamazaki ang mamumuno dahil isa siyang yokai na kayang kontrolin ang mga tao. Hindi tulad ni Rikuo, na ginawa niyang kaibigan ang mga tao. Sinabi ni Tamazaki na ang antas ng yokai ay higit sa mga tao, kaya hindi sila dapat makipagkaibigan sa mga tao. Sinabi rin ni Inogami na si Tamazaki lamang ang tumatanggap ng kanyang pag-iral. Nang makaramdam ng matinding galit si Inogami, siya ay naging isang higanteng halimaw upang makalas niya ang pagkakatali ni Kyubinashi. Naging higanti si Inogami at sinimulang patalsikan ang mga bodyguard ni Rikuo nang madali hanggang sa humarap siya ng mag-isa kay Rikuo. Sa kabutihang palad ay gabi, kaya maaaring baguhin ni Rikuo ang kanyang anyo sa isang yokai. Agad na nilaslas ni Rikuo ang katawan ni Inogami, ngunit nang mapagtantong nangingibabaw na ngayon ang kapangyarihan ni Rikuo, agad siyang tumakbo palayo. Patuloy niyang hinabol si Inogami hanggang sa makarating sila sa main building ng school niya. Nagawa niyang ibagsak si Inogami sa isang slash lang, pagkatapos ay lumitaw si Tamazaki sa tabi ni Inogami. Gayunpaman, ang pagdating ni Tamazaki ay para lamang dalhin si Inogami kasama niya. Sinabi ni Tamazaki na malapit nang mangyari ang kanilang huling labanan at nangakong hindi niya sasaktan ang mga kaibigan ni Rikuo at ang mga residente. Kinabukasan sa paaralan, pinauwi ni Rikuo ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Samantala, nadismaya si Kayetsugo dahil hindi niya makita ang yokai at humingi ng isa pang training camp na gaganapin sa bahay ni Rikuo, ngunit si Shimo lamang ang sumang-ayon sa ideya. Sa kabilang banda, sa Mount Shakoko, sinabi ng hari ng Tenuki kay Nuria na minsang nakahanap si Tamazaki ng isang maalamat na kayamanan na nagpabago sa kanyang anyo. Sa oras na iyon, biglang, tinawag ni Tamazaki ang 88 yokai Shakoko upang labanan ang Nuria clan. Tumalabas na ang kayamanang natagpuan niya ay isang espada na nagngangalang Hasan Okashi, na tinatawag na martilyo ng hari ng demonyo. Hindi nagtagal, mag-isang dumating si Shoyei sa lumang gusali upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit pagdating niya lang sa loob ng gusali ay inapakan siya ng isang higanteng ogre. Sa kabutihang palad, ang tatlong anak ni Karaso ay dumating doon upang tulungan siya at inilayo siya doon. Nang malaman ang balita, sinisi ni Rikuo ang kanyang sarili dahil sa hindi siya matapang na kumilos laban kay Yokai Shakoko. Di nagtagal, sinabi ni Zen na dapat silang magsimula sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagdadala ng mga tropa mula sa Nuria clan na tinatawag na Haiki Yako. Sinabi ng mga matataas na opisyal, kabilang si Karaso, na sila ang Haiki na pag-aari ni Nuria at nanumpa na magiging tapat sa kanya. Kinailangan din ni Rikuo na gumawa ng sarili niyang tropa o Haiki Yako. Nang marinig iyon, nag-alinlangan siya kung may gustong maging tagasunod niya samantalang sa gabilang siya maaaring maging yokai. Ang kanyang pagdududa ay ikinagalit ni Zen. Sinabi niya na sa lalong madaling panahon si Rikuo ay magkakaroon ng mga tropang tatanggap sa kanya tulad niya at magiging tapat sa kanya tulad ni Zen. Hindi nagtagal, sinabi ni Zen kay Yuki at sa iba pa na gagawin ni Rikuo ang Haiki Yako. Nang marinig iyon, sa wakas ay nag-toast sila at nanumpa na magiging tapat kay Rikuo. Nang nag-iisa si Rikuo sa kanyang bakuran, nakita niya ang isang malubhang na sugatan na si Shoyei na nagising mula sa kanyang pagtulog upang maghiganti. Di nagtagal, sinabi niya na kung gusto ni Shoyei na salakayin ang Yokai Shakoko, sasamahan siya ni Rikuo dahil pamilya niya si Shoyei. Kinabukasan ay sakay ng tren si Nanyuro, Nato, at ang hari ng Tenuki. Sa daan, sinabi ng hari ng Tenuki na 300 taon na ang nakalilipas, si Tenuki ay nakipaglaban sa mga tao dahil sa mga alitan sa teritoryo. Nagawa ng mga yokai na manalo dahil sa kanilang lakas, ngunit sa huli, napatay ang mga yokai dahil may isang tao na gumamit ng hammer sword ng demonyong hari, na kasalukuyang nasa kamay ni Tamazaki. Samantala, nagdipo ng mga nakatataas sa meeting room ng Nuria clan dahil may balitang magkakaroon ng malaking digmaan laban sa Yokai Shakoko sa lalong madaling panahon. Nag-aalala sila nang wala si Nuria sa tabi nila. Pagkatapos noon, sinabi ni Zen na dapat nilang ipagkatiwala ang lahat sa Sunday. Sumagot si Hitutsum na kailangan muna nilang subukan ang sinseridad ni Rikuo. Hindi nag-atubili si Zen na subukan ito at hiniling sa Yokai na ipatawag si Rikuo. Sa oras na iyon, nakaupo si Rikuo sa harap ng pangunahing gate ng Nuria clan habang naghihintay sa pagdating ng Yokai Shakoko. Pagkatapos ay sinamahan ng kanyang mga tauhan si Rikuo doon, at nakita ng mga nakatataas ang kanyang sinseridad.
Ngunit sinabi ni Hitutsum na walang paraan na mailigtas sila ng isang komedyante na tulad niya. Sa kabilang banda, si Tamazaki at ang Yokai Shokoko ay gumalaw upang salakayin ang Nure Clan. Bukod pa riyan, malapit nang harapin ni Rikua at ng kanyang Haikiyako ang Yokai Shokoko. Dumating si Hitutsum at hinaranggan sila, na nagsasabing hindi makakagalaw si Rikuo nang walang pag-aproba ng mga nakatataas. Pagkatapos ay sinabi ni Gyuki na hindi mapipigilan ng mga nakatataas si Rikuo dahil gumagalaw siya kasama ang sarili niyang Haikiyako. Sinabi ni Hitutsum na kung kalabanan sila ni Rikuo kasama lamang ang kanyang Haikiyako, hindi siya mananalo. Pagkatapos ay dumating ang mga anak ni Karaso at naghatid ng balita na ang Yokai Shokoko, kasama ang maraming tropa, ay nagtipon. Pagkatapos, tuluyang umalis ang Nure Clan patungo sa lugar ng digmaan. Sinabi ni Gozu Mezo na sumuporta sa mga tropang Nure Clan na sasali sila sa labanan kapag tapos na ang kanilang negosyo. Nag-disguise pala si Gozu Mezo at pumunta sa teritoryo ng kaaway para mamigay ng mga inumin. Doon sila nakakuha ng impormasyon na si Tamazaki ay may Demon King Hammer Sword. Gayunpaman, nang iuulat nila ito kay Rikuo, napansin ni Tamazaki ang kanilang pagbabalatkayo. Si Gozu Mezo ay agad na inatake ni Tamazaki. Hindi nagtagal, sa wakas ay nagkita ang dalawang angkan sa gitna ng lungsod. Binago ni Tamazaki ang kanyang anyo sa isang yokai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-iisang sumulong si Rikuo patungo sa Yokai Shokoko, kaya pinalibutan siya ng Yokai Shokoko, kasama na si Inogami, na sobrang sama ng loob kay Rikuo. Pagkatapos noon, inatake sila ng mga tropa ng Haikiyako ni Rikuo hanggang sa magsimula ang laban. Hinarap nila ang kani-kanilang mga kaaway habang si Rikuo ay humarap kay Tamazaki. Sinubukan ni Inogami na hadlangan ang laban ni Rikuo at Tamazaki, ngunit nagawa ni Kyubinashi na itali siya sa kanyang mga sinulid. Habang tinitingnan ng Yokai Search Team ang kanilang website, nakakuha si Kayetsugo ng maraming balita sa pamamagitan ng kanyang website na nagpaalam na maraming yokai ang lumitaw sa kanilang lungsod. Pagkatapos, iniimbitahan ni Kayetsugo ang lahat ng kanyang mga kaibigan na pumunta doon. Samantala, sa lugar ng digmaan, nagawa ni Rikuo na mock-honor si Tamazaki. Tatlong Yokai Shokoko ang dumating at pinalibutan si Rikuo, na naging mahina at inatake ng isa sa mga babaeng miyembro ng pitong pilgrims na nagngangalang Yosezum, na nagpabulag sa kanyang mga mata. Agad niyang pinalibutan ng asul na apoy ang sarili para masunog ang sinumang yokai na lalapit sa kanya. Ngunit si Tamazaki ay maaaring tumusok sa asul na apoy at saksakin siya sa likod. Sa kabutihang palad, nang si Rikuo ay malapit ng patayin ni Tamazaki, dumating si Yuki at tinulungan siya. Dumating si Yosezum at inatake siya ng isang blind technique. Nabulag ni Yosezum ang lahat ng yokai doon, kabilang ang Yokai Shokoko. Sa kabilang banda, si Nakurutabo at Shouyei, na lumalaban sa malayo, ay hindi naapektuhan ng bulag na pamamaraan na iyon. Pagkaraan, aksidente nilang nakita si Gozu Mezo, na wala ng malay dahil sa pag-atake ni Tamazaki kanina. Tulad ng inakala ni Yosezum na sumuko na si Yuki, sinubukan niyang bulagin si Yuki. Gayunpaman, naloko siya dahil tinakpan ni Yuki ng yelo ang isang mata niya para makakita pa siya. Sa wakas, nagawang talunin siya ni Yuki para makakita muli ang lahat ng yokai. Noong ginagamot ni Zen ang mga sugat ng yokai sa lugar ng digmaan, lumapit si Shouyei sa kanya at hiniling na gamutin si Gozu Mezo. Kasabay nito, maaaring ihagis ni Ogre ang katawan ni Aotobo. Ipinahayag ni Ogre na siya ang yokai na may pinakamalakas na pangangatawan sa buong Japan. Nang ilabas ni Aotobo ang kanyang silang skull necklace, lumabas na malakas ang kanyang lakas at nagawa niyang talunin ang Ogre sa isang hit lang. Samantala, kayang talunin ni Kappa ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng kapangyarihan ng napakalakas na tubig. Gayunpaman, naglalaban pa rin si Rikuo at Tamazaki. Ipinakita ni Tamazaki ang kapangyarihan ng kanyang espada na maaaring maging mas malakas kapag ginamit upang patayin ang yokai. Kaya, pinatay ni Tamazaki ang kanyang mga tropa ng malupit na ginawang magbago ang hugis ng espada. Maging siya ay pumatay ng isang babaeng yokai upang madagdagan ang kapangyarihan ng kanyang espada. Si Yur, na nakadarama ng hangin ng yokai, siya ay dumarating sa yokai battlefield. Pagkatapos ay direktang hinarap niya si Tamazaki. Agad niya itong inatake gamit ang kanyang Shikigami, ngunit ang kanyang lakas ay hindi katumbas ng hammer sword ng demonyong hari. Nang makitang nasa panganib si Yur, inatake ni Rikuo si Tamazaki hanggang sa nagawa niyang sirain ang kanyang maskara. Habang nakita ni Inogami ang presensya ni Kana na mag-isa, kinuha niya ito bilang isang hostage. Pagkatapos noon, sinabihan ni Inogami si Tamazaki na patayin siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinatay siya ni Tamazaki para maperpekto ang kapangyarihan ng kanyang espada. Magsisimula ang huling labanan, ngunit dinala ni Rikuo si Tamazaki upang lumaban sa ibang lugar. Di nagtagal, sinundan ng tropa ng Haikiyako si Rikuo. Kaya't si Kayetsugo, na late dumating, ay hindi man lang nakita ang yokai. Pagdating sa lugar na iyon, nagsagupaan si Rikuo at Tamazaki at mukhang tahimik.
Ngunit sa lalong madaling panahon, sisikat ang araw, at ang mga tropa ng Haiki Yako ay nag-aalala dahil malapit nang mawala ang kapangyarihan ni Rikuo. Pagkatapos, sa subconscious ni Rikuo, nakita niya ang dalawang tao na nagsabi sa kanya na, araw o gabi, ikaw at ako ay iisa. Sinabi nila sa kanya na maaari pa rin siyang maging isang yokai kahit na sumikat na ang araw. Matapos malaman niyon, ginaya ni Rikuo ang galaw ni Nura na maaaring linlanggan ang kanyang kalaban na parang anino upang hindi siya maslash ni Tamazaki. Pagkatapos noon, lumitaw si Rikuo sa likod ni Tamazaki at nilaslas siya upang ang yokai na hinigop niya kanina ay makalaya, at pagkatapos, muling pinutol ni Rikuo ang kanyang maskara. Nang papatayin na sana niya si Tamazaki, biglang dumating si Nura at hinaranggan siya. Gusto pala ni Tamazaki na lampasan ang kanyang ama. Kaya naman gusto niya itong patayin. Gayunpaman, nagawa itong pigilan ni Rikuo at pagkatapos ay sinabihan siyang alagaan ang yokai na tapat na nagmamahal sa kanya. Humingi rin ng tawad si Haring Tanuki sa lahat ng ginawa ni Tamazaki dahil siya ang kanyang paboritong anak. Hindi nagtagal, mukhang natauhan na si Tamazaki at naging mabuti. Bigla siyang nilapitan ng isang puting tuta. Naniniwala siya na ang aso ay ang reincarnation ni Inogami. Habang nasa meeting room ng Nure Clan, pinasalamatan ni Rikuo at Nure ang lahat ng yokai na tumulong sa kanya na labanan ang yokai Shokoko, at lahat sila ay nagdiwang sa pamamagitan ng party. Nagsisimula ang season 2 sa pamamagitan ng pagpapakita ng nakaraan noong si Nure Rikuo ay 5 taong gulang pa lamang. Noong panahong iyon, kasama ni Rikuo ang kanyang ama, si Nure Rihan, at isang misteryosong babae na tila malapit sa kanyang ama. Bigla niyang sinaksak ang kanyang ama sa likod, na ikinamatay nito habang si Rikuo ay nakatingin lamang sa kanya sa gulat. 3 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Nure Rihan, na pangalawang commander ng Nure Clan, nagpa siya ang lolo ni Rikuo, si Nure Rihan, na gawing kandidato si Rikuo para sa 3 commander na hahalili sa kanyang ama. Gayunpaman, tinanggihan niya ang desisyon dahil, sa paaralan, sinasabi ng kanyang mga keskwela na laging gumagawa ng masama ang yokai. Madalas din nilang marinig ang mga masasamang gawain na ginagawa ng pinuno ng angkan na nagngangalang Goggles, na pagkidnap at pag-aalay ng mga anak ng tao. Iniisip ni Goggles na siya ang pinakamalakas sa Nure Clan dahil marami na siyang napatay na tao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nura Rihan na siya ay masangkop bilang isang kandidato para sa 3 commander ng Nure Clan. Kinabukasan, naiwan si Rikuo ng huling bus mula sa paaralan at pinauwi ni Karaso Tengo. Pag-uwi niya, nabalitaan niyang naaksidente ang bus na sinasakyan ng kanyang mga kaklase. Nag-transform si Rikuo sa kanyang yokai form sa unang pagkakataon at lumabas para iligtas sila, pinamunuan ang sarili niyang Night Parade of 800 Demons. Napag-alaman na ang aksidente ay sanhi ng Goggles Clan na kumakain sa mga bata at ang pinuno ay inaasahang mapapangalan ng susunod na tagapagmana ng Nure Clan. Tila balak ni Goggles na patayin si Rikuo dahil sa tingin niya ay hindi karapat dapat si Rikuo na maging third commander ng Nure Clan. Ngunit sa halip, siya ang napatay ni Rikuo. Kaya, pagkatapos niyang patayin si Goggles at ang iba pang yokai, idineklara niya na siya ang magiging third heir ng Nure Clan at protektahan ang mga tao. Bumalik sa kasalukuyan, sina Autobo at Kurutobo, na nasa patrol, ay nagulat sa appearance ng dalawang yokai na nag-aangki na sila ay nakakuha ng ilang mga benepisyo. Maya-maya pa ay agad nilang itinaboy ang dalawang yokai. Hindi nagtagal, aksidenteng nag-cruise ang landas ng impostor na yokai sa dalawang misteryosong binata na nagngangalang Ryuuji at Mamiro, na naging Onmyuji. Alam na sila ay Onmyuji, hinarap sila ni Autobo at nakipaglaban sa kanila. Gayunpaman, nagawa nilang ibagsak siya sa huli. Sa kabilang banda, nagpa siya si Rikuo at ang kanyang mga kaklase na hanapin si Yuro, na hindi pumapasok kamakailan. Kinabukasan, nakita ni Rikuo si Yuro na nagsasanay mag-isa sa isang abandonadong gusali. Tila nabigla pa rin si Yuro sa nangyari noon dahil hindi niya maprotektahan ang kanyang mga kaibigan mula sa pag-atake ng yokai at sa halip ay protektado siya ng isang misteryosong yokai. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang sumulpot si Ryuuji at nalaman agad na yokai si Rikuo, kahit na nasa kanyang pang-araw na anyo. Sinabihan ni Ryuuji si Yuro na layuan si Rikuo at saka siya inatake. Gayunpaman, sa halip ay sinubukan niyang protektahan siya mula sa pag-atake ni Ryuuji dahil naisip niya na si Rikuo ay isang tao sa lahat ng oras na ito. Nainis si Ryuuji na pinrotektahan ni Yuro ang yokai, ang mga kaaway nila. Dahil doon, hindi siya nagdalawang isip na atakihin siya hanggang sa tuluyan na itong napahiga. Nang makita si Yuro na pilit na sinisikap na protektahan siya hanggang sa siya ay malubhang nasugatan, sa wakas ay ipinakita ni Rikuo ang kanyang anyo ng yokai, kasama ang araw na naging gabi, at iniligtas siya mula sa nakamamatay na pag-atake ni Ryuuji. Magsisimula na ang labanan sa pagitan nila. Ginagamit ni Ryuuji ang kanyang ultimate weapon at hinahamon si Rikuo. Kung makakaligtas siya ng 3 minuto, panalo siya. Sa wakas, nakaligtas si Rikuo ngunit malubhang nasugatan. Alam na walang magawa si Rikuo, pagkatapos ay naglunsad si Ryuuji ng isang nakamamatay na pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naunahan ni Rikuo ang pag-atake at nagawa niyang iwasan ito. Sa katunayan, nag-counterattack siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espada kay Ryuuji.
Biglang nagpakita si Mamiro at inatake si Rikuo upang protektahan si Ryuuji, ngunit ang kanyang mga kasama na yokai ay lumilitaw na protektahan ang kanilang Panginoon. Nang makita iyon, naisip ni Uryo na pinatay ni Rikuo ang kanyang kapatid. Nakapagtataka, bumangon si Ryuuji, at hindi siya nasugatan. Napagtanto niya na gumagamit si Rikuo ng espada na pinangalanang ni Nakirimaru na pumuputol lamang ng yokai. Alam niyang hindi nila matatalo ni Mamiro ang mga kasamahan ni Rikuo na yokai, kaya nagpa siya silang umalis. Ngunit bago umalis, sinabi ni Ryuuji ang balita ng pagkamatay ng kanilang mga kapatid at tungkol kay Hagoromo Kitsune, na muling nabuhay. Sinabi niya na nagawa ni Hagoromo Kitsune at ng kanyang mga tauhan na wasakin ang barrier na inilagay ng mga ninuno ng pamilya kay Kain at inutusan si Uryo na bumalik sa Kyoto sa utos ng kanilang lolo, na kasalukuyang pinuno ng pamilya kay Kain. Pagkatapos ng labanan, tinanong ni Uryo si Rikuo kung tao ba siya o yokai. Sumasagot lang siya na siya ay tao sa araw at yokai sa gabi. Gayunpaman, siya pa rin ang parehong Mure Rikuo. Kaya, 400 taon na ang nakalilipas, ang Mure Clan ay nagsimulang maging ang pinakakinatatakutan na angkan sa lupain. Iba sila sa ibang mga yokai clan dahil hindi sila nag-abala na pumatay ng tao. Sa panahong ito, isang magandang babae na nagngangalang Yohamei ang sinasabing regalo ng Diyos dahil sa kanyang kakayahan na pagalingin ang anumang sakit at pinsala. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Yohamei ay inabuso ng kanyang ama, na humihingi ng malaking halaga ng pera mula sa mga taong gustong magpagaling. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang ama ay kumokontrol sa kanyang mga paggalaw at pinapanatili siyang nakahiwalay sa bahay, walang kamalayan sa labas ng mundo. Habang kumakalat ang balita ng kanyang kagandahan at espesyal na kapangyarihan sa pagpapagaling, siya ay naging target ng Kyoto Yokai, na gustong ialay ang kanyang puso sa kanilang pinuno, si Hagoromo Kitsune. Samantala, narinig din ni Nurarian ang tungkol kay Yohamei at naging interesado sa kanya. Upang protektahan si Yohamei, kinuha ng kanyang ama ang Anmyuji mula sa pamilya kay Kain, na pinamumunuan ni Koremitsu kay Kain, na nagbigay sa kanya ng isang espada na pinangalanang ni Nakirimaru na maaaring tumama sa sinumang yokai na sumusubok na atakihin siya. Isang gabi, lumitaw si Nurarian sa silid ni Yohamei at ipinahayag ang kanyang interes sa kanya. Kinabukasan, muli siyang nagpakita sa kanyang silid, dinala siya sa hideout ng Mure Clan upang ipakilala siya sa kanyang mga kasama. At biglang, hiniling siya ni Nurarian na maging asawa niya. Gayunpaman, hindi siya sumagot at sinabihan itong huwag na siyang bisitahin muli. Nang sumunod na gabi, ang mansyon ni Yohamei ay inatake ng yokai, at lahat ng Anmyuji na nagbabantay sa kanya ay pinatay. Pagdating ni Nurarian, isa sa mga Anmyuji ang nagpahayag na si Yohamei ay nahuli ng angka ni Hagoromo Kitsune. Matapos marinig iyon, nagmamadali siyang pumunta sa Osaka Castle para iligtas siya. Pagdating sa lugar na iyon, hinamon ni Nurarian at ng kanyang mga kasama sa yokai si Hagoromo Kitsune at ang kanyang angkan. Biglang nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang angkan ng yokai hanggang sa nagawa niyang talunin si Hagoromo Kitsune gamit ang espada ni Nakirimaru at sa tulong ni Hidemoto kay Kain, ang 13 pinuno ng pamilya kay Kain, na sinelyuhan ang Fox Yokai gamit ang kanyang Hagen Technique. Di nagtagal, si Nurarian ay naging panginoon ng Pandemonium, at ang kanyang angkan ay kinikilala bilang ang pinakamakapangyarihang angkan ng yokai sa lahat. Kasabay nito, napagtanto ni Yohamei na siya ay umiibig sa kanya at nagpa siya na manatili sa tabi nito bilang kanyang asawa. Bumalik sa kasalukuyan, si Rikuo, na nakaalala ng kaunti tungkol kay Hagoromo Kitsune at masasakit na alaala ng pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ama, ay nagpa siya na pumunta sa Kyoto at iligtas si Uryo. Nang marinig ang hiling ni Rikuo, mahigpit itong ipinagbabawal ng kanyang lolo dahil sa lakas niya ngayon, hindi niya kayang harapin si Hagoromo Kitsune at ang kanyang mga alipores. Gaya ng iginiit ni Rikuo, walang pagpipilian si Nurarian kundi ipadala ang kanyang apo sa Tono Village upang sanayin siya at pagbutihin ang kanyang mga kakayahan dahil kulang ang kanyang kasalukuyang kakayahan upang talunin si Hagoromo Kitsune. Noong una, sinubukan ni Rikuo na tumakas mula sa Tono Village dahil sa halip ay sinabihan siyang gumawa ng mga gawaing bahay tulad ng paglalaba ng damit at pagpuputol ng panggatong. Gayunpaman, siya ay ganap na hindi nakatakas mula sa nayon. Hindi lang iyon, sa Tono Village, hindi rin siya nagbabago sa kanyang anyo ng tao, kahit sa araw. Nakilala ni Rikuo si Itako, isang lalaking yokai na nagsabi sa kanya na ang Tono Village ay isang nakatagong nayon na tinatawag ding sagradong bakuran ng Aikashi o yokai. Ito ay puno ng usok na ang tanging mga lugar na nararating ng sikat ng araw ay ang mga puno ng espiritong enerhiya. Ang buong nayon ay maaaring ituring na isang yokai, dahil ang mga hindi kayang tanggalin ang takot sa paligid nito ay hinding-hindi makakaalis. Nagtaka rin si Rikuo sa takot. Pagkatapos ay nakilala niya si Itako, na isang yokai na itinalaga upang sanayin siya habang siya ay nasa Tono Village. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, tila nakabisado na ni Rikuo ang takot sa trademark ni Nurarian upang itago ang kanyang pag-iral, tulad ng dati niyang ginamit sa pagtalo kay Tamazuki. Ngunit ang pamamaraan ay naging madaling masira ni Itako, na maaaring bumuo ng kanyang takot sa isang sandata na maaaring sirain ang takot ng kanyang kalaban. Hindi lang si Itako kundi nakilala rin ni Rikuo ang ilang yokai mula sa Tono Village,
isa sa kanila si Amezo, na isang Kappa, isa sa Yokai, si Rire, na isang Yuki Onna, at si Yukari, na isang Zashiki War Ashi. Bilang karagdagan, nakilala niya din si Doiko ang Hatachi at Awashima, isang Yokai na lalaki sa araw at babae sa gabi. Ayaw ni Awashima na minamaliit dahil sa kanyang anyo ng babae, dahil itinuturing niyang lalaki ang kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pagsasanay ni Rikuo. Kasabay nito, ang isang deputasyon ng Kyoto Yokai na nagngangalang Kidomaru ay dumating sa Tono Village upang hilingin kay Akagapa, ang pinuno ng Nayon, na tulungan si Hagoromo Kitsu na matupad ang kanyang layunin. Gayunpaman, tumanggi siyang tulungan sila. Sa kabilang banda, ang Kyoto Yokai ay naghahanda na umalis sa Nayon nang makita nila si Rikuo at tinangka itong patayin. Sa panahon ng laban, naiintindihan ni Rikuo ang tunay na kapangyarihan ng takot ni Norarian at nagawa niyang putulin ang takot sa kanyang kaaway. Si Kidomaru at ang kanyang mga alipores ay umatras, na nagsasabing matatalo nila siya kasama ang kanyang angkan at lahat ng Anmyuji mula sa pamilyang Keikain. Samantala, si Hagoromo Kitsun na kasalukuyang gumagamit ng anyo ng tao ng isang batang may itim na buhok na babae na may napakaputlang balat, ay nakikitang naghahanda upang sirain ang ikalimang protective seal sa Seiji Temple kasama ang kanyang mga tauhan. Iminungkahi ng isa sa kanyang mga kasama sa Yokai, isang lalaking Yokai na nagngangalang Ibareki Doji, nasirain nila ang mga protective seal ng sabay-sabay, dahil mag-aaksayan ng oras upang sirain ang mga ito ng isa-isa. Ang ibang Yokai ay tila sumang-ayon sa mungkahi ni Ibareki Doji, dahil hindi na sila makapaghintay na makita ang pagkawasak ng Kyoto at sangkatauhan pagkatapos ng 400 taon ng paghihintay. Gayunpaman, sinabi ng tagapayo ni Hagoromo Kitsun na si Minegoro Shijizo na hindi nila maaaring sirain ang selyo ng sabay-sabay dahil nilikha ito ni Hidemoto Keikain, ang 13 pinuno ng pamilya Keikain, na nagselyo sa kanya 400 taon na ang nakalilipas. Si Hidemoto ang pinakatalentadong Anmyuji sa kasaysayan ng pamilyang Keikain at nagtataglay ng mga kakayahan na hindi maaaring maliitin. Ang Fox Yokai ay matatag na naniniwala na kaya nilang sirain ang lahat ng mga selyo, at pagkatapos nito, magtatayo sila ng isang base sa Nijo Palace. Kasabay nito, si Ryuuji, na nakakaalam na si Hagoromo Kitsun at ang kanyang mga alipores ay nagawang masira ang selyo at magpakalat ng takot sa Kyoto, inutusan si Yuryo na tapusin ang pagsasanay bago sirain ng Fox Yokai ang lahat ng mga seal at kontrolin ang Kyoto City. Sa ibang lugar, ang pinuno ng pamilya Keikain ay nakikipagpulong sa mga nakatataas ng Keikan House upang talakayin ang paggalaw ni Hagoromo Kitsun at ng kanyang mga alipores. Nagawa nilang sirain ang 6 na selyo sa loob ng 13 araw. Iminumungkahi ni Napato at Masatsugo Keikain, talentadong Anmyuji na protektahan ang seal, na harapin nila si Hagoromo Kitsun ng direkta. Gayunpaman, tinanggihan ng mga nakatataas ang mungkahi dahil ayaw nilang mawalan pa ng mga kandidatong mamumuno sa Keikain House. Isa sa mga pinakatalentadong Anmyuji sa Keikain House, si Akif Usa, pagkatapos ay nagsabi na mayroon siyang planong talunin si Hagoromo Kitsun at nagmamadaling pumunta sa Rokukinji kasama si Napato at Masatsugo. Long story short, nagtagumpay si Akif Usa na makulong si Hagoromo Kitsun sa loob ng barrier na kanyang ginawa at nahiwalay siya sa kanyang mga kasama. Pagkatapos noon, inatake siya ni Pato gamit ang kanyang pinakamalakas na Shikigami ngunit madali niyang hinaranggan. Hindi nagtagal, nagawang sirain ni Gashadokuro, isang higanteng skeleton yokai na isang subordinate ni Hagoromo Kitsun, ang barrier upang ang yokai ay makapasok at naglunsad ng mga pag-atake sa Anmyuji. Kasabay nito, nabalitaan ni Rikuo, na nagsasanay pa rin kasama si Itako sa Tono Village, tungkol sa maraming bihasang Anmyuji na isa-isang tinutugis ni Hagoromo Kitsun at ng kanyang mga kasama sa Yokai. Nagpasya siyang umuwi upang tipunin ang kanyang night parade ng mga demonyo bago magtungo sa Kyoto. Nagpasya ang kanyang mga kaibigan sa Tono Yokai na samahan siya. Pagdating sa bahay, hiniling ni Rikuo sa kanyang night parade ng mga demonyo na maghanda dahil malapit na silang pumunta sa Kyoto. Si Norarian, alam na ang kanyang apo ay nagpasya na pumunta sa Kyoto, pagkatapos ay ipinatawag si Takarbune, isang higanteng yokai sa anyo ng isang lumilipad na barko na magdadala kay Rikuo at sa kanyang mga kasama sa Kyoto. Samantala, sa Kyoto, si Kana at ang kanyang mga kaklase, na mga miyembro ng Kyojuji Paranormal Club, ay pumunta sa isang yokai search expedition sa isang templo sa gabi. Dahil sa impluensya ni Hagoromo Kitsun, hindi nagdalawang isip na lumitaw ang mga yokai sa kanilang paligid, inatake pa si Kana at ang kanyang mga kaklase. Mabuti na lang at dumating si Yura sa tamang oras at agad na tinulungan si Kana. Kasabay nito, dumating din ang isang Yuki Onna na nagngangalang Surara at Autobo upang protektahan sila sa utos ni Rikuo. Napagtatanto na ang sitwasyon sa Kyoto ay nagiging mas mapanganib sa appearance ng Yokai na hayagang umaatake sa mga tao, dinala ni Yura ang kanyang mga kaklase sa pangunahing bahay ng pamilya Keikain at sinabi sa kanila ang tungkol sa malagim na sitwasyon na kasalukuyang nangyayari sa Kyoto. Pagkatapos ay hiniling ni Yura sa kanyang mga kaklase na manatili sa bahay para sa kanilang kaligtasan, at sina Surara at Autobo ang naatasang protektahan sila.
Di nagtagal, nagmadali si Yura sa Sokokuji Temple, ang lokasyon ng pangalawang selyo, dahil inaasahang sisirain ni Hagoromo Kitsune at ng kanyang mga kasama ang selyo ng gabing iyon. Pagdating doon, inactivate ng Anmyuji ang barrier para protektahan ang seal. Sa una, ang Kyoto Yokai ay nagpupumilit na basagin ang barrier. Ngunit pagkatapos, may lumitaw na isang taong kayang sirain ang barrier ng Anmyuji gamit ang isang slash ng kanyang spirit sword, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Akifusa, na nasa ilalim ng impluensya ng Yokai. Si Akifusa, na nagkikimkam ng selos kay Yura dahil siya ang tagapagmana ng pamilyang Kikain, ay sinapian ni Maneigoro Shijizu upang salakayin ang Anmyuji, na kanyang mga kasama. Nang makita ang Anmyuji na nagsisimula ng mapilit ng mga pag-atake mula kay Akifusa at ng Yokai, agad na namagitan si Yura at pinakilos ang kanyang apat na pinakamalakas na Shikigami upang harapin ang Kyoto Yokai. Gayunpaman, naging dahilan iyon para mahuli si Yura, kaya hindi niya mahulaan ang pag-atake ni Akifusa. Kasabay nito, dumating si Ryuuji sa tamang oras at nagawang pigilan ang pag-atake. Pagkatapos ay inutusan niya itong makipagkita kay Mamiru at hanapin ang utak sa likod ng lahat ng ito habang nakikipaglaban siya kay Akifusa. Long story short, nagtagumpay si Ryuuji na talunin si Akifusa. Biglang lumitaw si Hagoromo Kitsune at ang kanyang Night Parade of Demons at nagawa nilang ibagsak si Ryuuji. Hindi nagtagal, dumating si Yura kasama si Mamiru at pagkatapos ay ginamit ang Shikigami technique ni Hagen, ang high-level technique na ginamit ni Hidemoto Kikain para silyuhan siya 400 taon na ang nakakaraan. Isang talentadong Anmyuji lang pala ang makakagamit ng technique, at sinumang makagamit nito ay may karapatan na maging head ng Kikain family. Ang Hagen ay isang pamamaraan na nagsasummon sa mga dating ninuno ng Kikain House bilang isang napakalaking Shikigami. Kahit na ang pamamaraan ay itinuturing na isang Shikigami, hindi ito maaaring umatake ng nakapag-iisa. Ngunit sa direksyon ng 13 pinuno ng pamilyang Kikain, si Hidemoto Kikain, sa wakas ay nagawa ni Yura na linisin ang sinapian na si Akifusa. Tumitaw siya sa harap ni Yura at Hagoromo Kitsune na agad na kinikilala siya bilang kanyang matagal na kaaway. Sa pangkalahatan, sa pamamaraan ng Hagen, ang mga ninuno ay lumilitaw bilang mga kalansay na nakadamit ng pari, ngunit ang 13 na head, si Hidemoto, ay lumilitaw na nauugnay sa kanyang napakalaking espiritual na kapangyarihan. Dahil alam na hindi kayang talunin ng Anmyuji si Hagoromo Kitsune at ang kanyang mga kasama, hiniling ni Hidemoto si Yura at ang Anmyuji na umatras at gumawa ng bagong diskarte. Samantala, nagkaroon ng salungatan sa pagitan ni Kyubinashi at Itako, na humantong sa isang away sa pagitan nila. Lalong tumindi ang labanan bago tuluyang dumating si Zen para paghiwalayin sila. Kasabay nito, ang lumilipad na barko ng Mure Clan ay pumasok sa lugar ng Kyoto. Hinarang ito ng isang grupo ng Kyoto Sky Guards Yokai na pinamumunuan ng isang Yokai na nagngangalang Hakuzozo, na pagkatapos ay hinamon si Rikuo sa isang one-on-one na tunggalian. Tinanggap niya ang hamon at nagawa niyang talunin si Hakuzozo gamit ang kanyang bagong pamamaraan. Ang Not Along Hakuzozo ay humihingi ng kamatayan, ngunit si Rikuo ay nagligtas at hiniling sa kanya na sumama sa kanyang panig. Samantala, bagamat natalo ang kanilang pinuno, sinimulang salakay ng hukbo ng Yokai ang lumilipad na barko ng Mure Clan habang papalapit ito sa madilim na labas ng Kyoto. Sinisikap ni Rikuo at ng kanyang angkan na makaligtas sa pag-atake at sa wakas ay mapunta ang kanilang nasirang barko sa isang ilog sa downtown Kyoto. Pagkatapos noon, sinabi ni Hakuzozo na tumanggi siyang sumama sa kanila. Gayunpaman, pinayuhan niya si Rikuo na pumunta sa Fushime Inari Shrine, ang lokasyon ng 9 selyo. Samantala, si Yura at ang Anmyuji ay nagtipon sa pangunahing bahay ng pamilya Kikain upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Bilang isang maalamat na Anmyuji sa kanyang buhay, si Hidemoto, na ngayon ay isang Shikigami, ay nagpahayag ng kanyang plano na talunin si Hagoromo Kitsune at ang kanyang mga kasama na Yokai. Iminungkahi niya na hayaan nilang sakupin ng Fox Yokai ang Nijo Palace dahil isisilang niya ang kanyang anak sa palasyo. Bagamat hindi alam ni Hidemoto kung anong uri ng nilalang ang ipanganganak ni Hagoromo Kitsune, sigurado siya na ang nilalang na ito ay magdadala ng kapahamakan sa lahat ng sangkatauhan. Aniya, nagkaroon sila ng pagkakataon na talunin siya pagkatapos niyang pumasok sa Nijo Palace at hintayin ang pagsilang ng kanyang anak. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nila ng dalawang bagay upang talunin si Hagoromo Kitsune, ang Shikigami technique ni Hagen at ang Spirit Sword ni Nenekirimaru na maaaring pumatay sa Yokai. Inutusan din ni Hidemoto ang Anmyuji na protektahan si Yura dahil sa kasalukuyan, siya lang ang Anmyuji na maaaring gumamit ng Shikigami technique ni Hagen. Sinabi ni Ryuuji sa kanya at sa iba pa na ang espada ni Nenekirimaru ay kasalukuyang nasa kamay ng apo ni Nurarien. Nang marinig iyon, pumasok si Surara sa pulong upang ipaalam sa kanila na ang tulong ng Mure Clan ay papunta na. Ngunit bago ihayag ni Surara ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang Yokai mula sa Mure Clan, nagmadali si Yura na imbitahan siyang umalis sa pulong, kasama si Hidemoto. Sinabi ni Surara na sa kasalukuyan, si Rikuo ay nagsasanay sa isang lugar upang madagdagan ang kanyang lakas bago harapin si Hagoromo Kitsune.
Si Hidemoto, na nakarinig nito, ay tila medyo napanatag at ipinahayag kina Yura at Surara na ang tumalo kay Hagoromo Kitsune 400 taon na ang nakalilipas ay sinurarian, na ngayon ay humahawak ng espada ni Nenakirimaru. Iginiit ni Surara na si Riku ay isang yokai na hindi papayag na ang anumang yokai ay makapinsala sa mga tao dahil siya ay tao rin. Gayunpaman, ang kanyang dugo ng tao ay madalas na minamaliit at itinuturing na isang kahinaan. Ipinaglalaban niya ang kanyang prinsipyo na laging protektahan ang mga tao mula sa mga banta ng yokai. Sa kabilang banda, lingid sa kaalaman ni Yura at ng iba pa, si Ryuji ay nakikinig sa kanilang usapan mula sa likod ng pinto. Kasabay nito, sa wakas ay dumating si Rikua at ang kanyang mga kasama sa dambana ng Fushimi Inari na may maraming tarangkahan na tinatawag na Tori. Kahit na dumating sila sa araw, hindi nagbago si Rikua sa kanyang anyo ng tao dahil sa madilim na aura na bomb alert sa Kyoto mula noong pagsalakay ni Hagoromo Kitsune at ang kanyang night parade ng mga demonyo. Sa katunayan, ang Kyoto ay puno na ngayon ng mga itim na espiritong haligi na maaaring magpakalat ng puot na siyang pangunahing lakas ng Kyoto Yokai. Hindi lamang si Riku ang nananatili sa kanyang anyo ng yokai, ngunit hindi rin bumalik si Awashima sa kanyang anyo ng lalaki at nanatiling isang babaeng yokai. Habang nag-uusap si Riku at ang kanyang mga kasama, lumapit si Awashima sa isang altar na tinatawag na Omoikaroshi at binuhat ang isang malaking bato. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang mga aksyon maliban kay Kurutobo. Matapos ilagay ni Awashima ang bato sa lugar nito at sumali sa kanyang koponan, lumapit si Kurutobo sa altar at tila may alam tungkol kay Omoikaroshi. Habang nasa daan, sinabi ni Amezo kay Awashima ang tungkol sa sumpa kay Omoikaroshi, kung saan ang kapahamakan ay sasapit sa isang tao kung ang batong Omoikaroshi na binuhat ng taong iyon ay mas mabigat kaysa sa inaasahan. Hindi nagtagal, nakita ni Awashima ang isang batang lalaki na umiiyak mag-isa sa isa sa mga sanga. Nakakapagtaka, siya lang ang nakakakita sa bata. Pagkatapos nito, balak niyang tulungan ang bata. Gayunpaman, dahil doon, nahiwalay siya kay Riku at sa iba pa. Dapat niyang harapin si Mock Aid, ang yokai na naninirahan sa lugar, at siya ay naging desperado dahil ang yokai ay naging napakabigat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, si Kurutobo ay lumabas mula sa isa sa mga tori at tinulungan si Awashima na palayain ang kanyang sarili mula sa mga pagpigil ni Mock Aid. Sinabi sa kanya ni Kurutobo na lalakas lamang si Mock Aid kung makaramdam siya ng takot at pagkalungkot. Sa makatuwid, dapat na malampasan ni Awashima ang kanyang takot na maging malaya mula sa ilusyon na mundo na nilikha ni Mock Aid upang mabitag ang kanyang mga biktima. Pagkatapos ng isang matinding labanan, sa wakas ay nagawa niyang talunin si Mock Aid at muling nakasama si Riku at ang iba pa. Di nagtagal, dumating si Hidemoto sa Fushimi Inari kasama si Naryuji at Mamiro, na pagkatapos ay ibinagsak si Mock Aid, na buhay pa at sasalakayin sila. Pagkatapos noon, sineliyohan ni Ryuji si Mock Aid at ginawa itong selyo para palitan ang protective seal na sinira ni Hagoromo Kitsune at ng kanyang mga alipores. Nang mailagay na ang selyo, sa wakas ay nawala ang isa sa mga espiritong haligi ng Kyoto at nagliwanag ang kalangitan. Matapos ipakilala ni Hidemoto ang kanyang sarili, naalala ni Riku ang mensahe ng kanyang lolo bago pumunta sa Kyoto, kung saan hiniling sa kanya ni Nuraria na gawing kakampi niya si Hidemoto upang talunin si Hagoromo Kitsune. Si Hidemoto ay isang maalamat na Onmyuji na lumikha ng spiral seal, ang pinakamatibay na seal na ginawa sa pamamagitan ng pagkonekta sa ilang partikular na landas upang protektahan ang Kyoto mula sa yokai. Upang sirain ito, dapat sirain ng yokai ang selyo ng paisa-isa. Ipinaliwanag ni Hidemoto na sa bawat isa sa mga seal na ito, sineliyohan din niya ang pinakamalakas na yokai at ginawa ang mga ito sa kanyang sariling selyo, tulad ng ginawa ni Ryuji. Plano niyang itayo muli ang mga seal na nawasak at hiniling kay Riku at sa kanyang mga kasama na tulungan ng Onmyuji na ayusin ang mga seal dahil pagkatapos ay mapipigilan nila ang daloy ng espiritong enerhiya na kailangan ni Hagoromo Kitsune upang maipanganak ang kanyang anak. Sinabi rin niya kay Riku kung paano siya talunin tulad ng ginawa niya kasama si Nurarian 400 taon na ang nakalilipas. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang lumitaw ang isa sa pinakamalakas na higanteng yokai na si Tsuchigumo at agad na winasak ang lugar. Nakaligtas si Riku at ang iba pa sa kanyang biglaang pag-atake, pagkatapos ay bumangon upang labanan ang higanteng yokai. Sa kabilang banda, binalaan ni Hidemoto si Yura at ang Onmyuji na huwag labanan si Tsuchigumo at sinabihan silang iwasan ang higanteng yokai hanggat maaari dahil hindi nila ito matatalo. Isang bagay ang sigurado, si Tsuchigumo ay hindi kaalyado ni Hagoromo Kitsune dahil naghahanap lamang siya ng magandang laban at malakas na kalaban, anuman ang lahi, laki, o kasarian. Ang paghahanap ng isang karapat-dapat na kalaban ay nagtutulak sa kanya sa isang siklab ng galit, at ang mga makakahusay sa kanya sa labanan, o kahit na lubos na nakasugat sa kanya, ay makakakuha ng kanyang paggalang. Sinubukan ni Riku na labanan si Tsuchigumo gamit ang isang bagong pamamaraan na kanyang pinagkadalubhasaan. Ngunit ang pag-ataking iyon ay hindi umubra laban sa higanteng yokai, na may napakalaking pisikal na lakas at madali pa siyang itumbo ng walang pagsisikap. Tinanong ni Yura si Hidemoto kung paano talunin si Tsuchigumo dahil sineliyohan siya ni Hidemoto.
Gayunpaman, ipinahayag ni Hidemoto na hindi pa niya natalo ang higanteng yokai. 400 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng pagkatalo ni Hagoromo Kitsune, lahat ng yokai ay umalis sa Kyoto, maliban kay Tsuchigumo, na nagngangalit sa lungsod ng higit sa isang buwan. Nang mapagod si Tsuchigumo, niloko siya ni Hidemoto sa pamamagitan ng pagpapatulog sa higanteng yokai at sinelyuhan siya. Sa kabilang banda, hindi nakakibu ang mga kasamahan ni Rikuo matapos makitang ibinaba ng ganoon ang kanilang commander. Agad silang umatake ng sabay-sabay, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay hindi man lang nakakamot kay Tsuchigumo kahit kaunti, at sa halip, sila ay binugbog ng higanteng yokai. Hindi siya matatalo ni Rikuo at ng kanyang night parade kahit ilang beses nilang subukan. Gayunpaman, si Rikuo ay patuloy na lumalaban, kahit na ang umaga ay dumating at siya ay nasa kanyang anyo ng tao. Palibhas ay humanga sa kanilang tiyaga, umatras si Tsuchigumo sa Sokokuji Temple, kinuha si Surara bilang hostage upang matiyak na si Rikuo at ang kanyang night parade ay susundan siya upang iligtas siya. Kasabay nito, sa wakas ay winasak ni Hagoromo Kitsune at ng kanyang mga kasama ang unang selyo at sinakop ang Nijo Palace gaya ng kanilang pinlano. Pagkatapos nito, tumungo siya sa pond sa ilalim ng palasyo at binalak na ipanganak ang kanyang anak sa pond. Pagkatapos ay inutusan niya si Naibareki Doji at Shukera na kolektahin ang mga puso ng tao, na sa kalaunan ay ginamit niya bilang pagkain upang madagdagan ang kanyang lakas, at gayon din si No, ang kanyang anak na malapit ng ipanganak. Ang eksena pagkatapos ay lumipat at nagpapakita ng mga flash ng alaala ni Rikuo sa araw ng pagkamatay ng kanyang ama, na sinubukang protektahan siya mula sa pag-atake ng isang misteryosong batang babae na gustong pumatay sa kanya. Ang flash ng memorya ay nagbabago at nagpapakita kay Rikuo na napagtanto na hindi niya matatalo si Tsuchigumo sa labanan. Pagkatapos ay nagising si Rikuo at natagpuan ang kanyang sarili sa isang lugar kasama si Gyuki, na bigla siyang inatake ng takot habang ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pagiging mas malakas kaysa kay Nurarian at sa kanyang sarili upang talunin ang kanyang mga kaaway at maging commander ng Night Parade. Sa Kyoto, sinubukan ni Hidemoto na kumbansihin ang mga kasamahan sa yokai ni Rikuo na isagawa ang kanilang planong itayo ang selyo dahil sinira ni Hagoromo Kitsune ang unang selyo at sinakop ang Nijo Palace upang ipanganak si No. Ngunit karamihan sa mga yokai ay hindi paganap na nakabawi pagkatapos matanggap ang pag-atake mula kay Tsuchigumo, kaya sinubukan ni Kejiro na itaas ang espiritu ng pakikipaglaban ng yokai upang tulungan ang Anmyuji at hiniling kay Kyubinashi na pamunuan sila. Biglang napagtanto ni Kejiro na si Kyubinashi ay nawala sa isang lugar. Si Kyubinashi, nabigo matapos ang kanilang matinding pagkatalo sa paglaban kay Tsuchigumo, ay tila gumagala sa mga lansangan ng Kyoto nang walang layunin. Habang nasa daan, nakasalubong niya ang yokai, na akmang sasalakayin ang mga tao. Dahil masama ang pakiramdam niya at gulong-gulo na rin ang isip niya, bumalik siya sa dati niyang mamamatay tao at kinatay ang yokai. Si Kejiro, na nakahabol sa kanya, ay tila nagulat nang makita ang matinding pagbabago kay Kyubinashi, na bumalik sa kanyang dating pagkatao, isang cold-blooded sadistic killer. Hiniling niya kay Kyubinashi na bumalik kasama niya, ngunit naging determinado si Kyubinashi na mag-isa na ibagsak ang Kyoto yokai at, sa huli, si Hagoromo Kitsune mismo. Samantala, si Rikuo ay sinasanay ni Gyuki at ng Great Tengo ng Mount Kurama upang dagdagan ang kapangyarihan ng kanyang takot upang si Rikuo ay mamuno sa kanyang night parade. Ipinaliwanag ni Gyuki na ang pagiging commander ng night parade ng mga demonyo ay hindi lamang para manguna sa kanila sa labanan dahil ang lakas ng night parade ay direktang proporsyonal sa lakas ng kanilang commander. Sa madaling salita, mas malakas ang commander, mas malakas ang night parade. Higit pa rito, kung ang komandante ay makakagawa ng isang matibay na ugnayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tiwala ng kanyang mga kasama, kung gayon ang kanyang lakas ay lalakas pa. Dahil mas lalakas si Hagoromo Kitsune sa tuwing siya ay muling magkatawang tao, kailangang may lakas din si Rikuo na malampasan ang kanyang lolo at ama para talunin siya. Hiniling ni Gyuki kay Rikuo na itigil ang pag-iisip na ang kanyang pagkatao ay isang kahinaan at sinabi sa kanya na ang rurok ng kaluwalhatian ng Nure Clan ay noong ang kanyang ama, na kalahating yokai at kalahating tao, ay naging commander ng Nure Clan. Sa oras na iyon, maaaring tanggapin ni Nurerihan ang kanyang panig na tao at yokai, na naging dahilan upang siya ay napakalakas at iginagalang ng kanyang mga kalaban. Si Kyubinashi, na puno ng pagnanais na pumatay, pagkatapos ay pumunta sa lokasyon ng ilan sa mga seal na nawasak at pinatay ang Kyoto yokai na nagbabantay sa lugar hanggang sa tuluyang makarating sa Ryuenji Temple, kung saan pinatay niya ang yokai na kumidnap sa mga estudyante sa paaralan. Si Kejiro, na nakakita noon, ay naalala si Kyubinashi noong nakaraan, na hindi nag-atubiling pumatay, kahit na wala siyang dahilan para gawin yun. Kasabay nito, dumating si Ibaraki Doji at labis na nalungkot nang malaman na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay minasaker ni Kyubinashi. Sa ibang lugar, si Shukera at ang kanyang mga kasamahan na yokai ay nagwasak sa barrier sa paligid ng pangunahing bahay ng pamilya Keikain at naghanda sa pag-atake sa kanila. Nang makita ito, hindi yun hinayaan ng pinuno ng pamilya Keikain at inutusan ng Anmyuji na muling itayo ang barrier upang ipagtanggol ang kanilang tirahan. Gayunpaman, ang Anmyuji ay walang laban kay Shukera, na madaling masira ang kanilang mga depensa at sirain ang lugar.
Sa katunayan, nagawa rin ni Shook Era na saktan ang head ng pamilya kay Kain ng napakalubha. Nang makitang natalo na ang kanilang pinuno, si Akif Usa, na kagagaling lang mula sa kanyang mga pinsala, ay determinadong gamitin ang kanyang ipinagbabawal na pamamaraan laban kay Shook Era, kahit na napagtanto niyang maliit ang tsansa niyang manalo. Nang sumabak si Akif Usa sa isang matinding labanan laban kay Shook Era at sinubukan ng yokai na pumasok sa pangunahing bahay, si Outbo, na namamahala sa pagprotekta kay Kana at sa iba pa, pagkatapos ay pinatulog sila at sumali sa labanan laban sa Kyoto Yokai kasama ang Anmyuji. Kasabay nito, sina Kyubinashi at Kejiro ay nakikibahagi sa isang matinding labanan laban kay Ibaraki Doji at sa kanyang mga kasama na yokai. Dahil sa pagtutulungan ng dalawa, naalala ni Kyubinashi ang nakaraan ng una niyang makilala si Nyuririhan at nagpas siyang sumali sa Nyuriklan at maging bahagi ng kanyang night parade. Sa kalagitnaan ng laban, nagulat sila sa appearance ni Kidomaro, na dumating sa lugar upang suriin ang sitwasyon dahil hindi pa idiniposito ni Ibaraki Doji ang mga puso ng tao na hiniling ni Hagoromo Kitsun. Lalong na-pressure sina Kyubinashi at Kejiro sa presensya ni Kidomaro, lalo na pagkatapos niyang mapabagsak si Kejiro sa pamamagitan ng pagsaksak sa babaeng yokai. Nang papatayin na ni Ibaraki Doji si Kyubinashi, isang selyo ang nahulog mula sa langit at na-stock mismo sa gitna ng bakuran ng dambana. Pagkatapos ay ipinakita ni Nayura at Hidimoto ang kanilang mga sarili sa harap ng Kyoto Yokai habang sinasabi sa kanila na ang selyo ay maaari lamang masira ni Hagoromo Kitsun. Ang Anmyuji, na tinulungan ng mga kasamahan na yokai ni Rikua, ay muling nagbuo ng tatlong sil na nawasak upang mabawasan ang daloy ng espiritong enerhiya sa kanya. Nang marinig ito, nagalit si Kidomaro at naghanda na salakayin si Yura, na sinubukang labanan ang Kyoto Yokai gamit ang kanyang flagship technique. Gayunpaman, agad siyang naging desperado dahil hindi siya mahinang kalaban. Ngunit pagkatapos, dumating doon si Naryuuji at Mamiro at agad siyang iniligtas. Kasabay nito, nagpakita si Kappa at nagbukas ng portal sa mas ligtas na lugar at dinala sina Kyubinashi at Kejiro mula sa labanan dahil sila ay malubhang nasugatan. Nang makita ito, agad na itinapo ni Ryuuji si Yura upang sumama kay Kappa upang protektahan siya mula kay Kidomaru, na nais ang kanyang puso na iharap kay Hagoromo Kitsun. Samantala, pinili ni Nakurutobo at Ryuuji, at Mamiro na tumakas kina Kidomaru at Ibaraki Doji, dahil ang kanilang focus ngayon ay muling buuin ang selyo na nasira. Sa Mount Kurama, si Rikuo, na kailangang sumailalim sa pagsasanay sa pakikipaglaban kasama si Nagyuki at ang Great Tengo, ay dumanas ng matinding pagkatalo at malubhang nasugatan. Si Zen, na kasama ni Rikuo, ay pinagaling siya at tila humanga sa kanyang pisikal na katigasan, na nagawa pa rin bumangon at lumaban kay Gyuki at sa dakilang Tengo, kahit na binugbog siya ng masama ni Tsuchigumo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay ipinakita ni Zen ang kanyang maganda ngunit makamandag na mga pakpak at sinabing ang mga pakpak na iyon ay ang kanyang takot. Sinabi niya na gusto niyang ibuka ang kanyang mga pakpak at maging isang lakas para kay Rikuo sa bawat laban na kanilang kinakaharap. Nang marinig iyon, muling natuwa si Rikuo, determinadong maging mas malakas para protektahan ang kanyang mga kasama. Nang sumikat ang araw, sinugod niya si Gyuki. Agad silang nag-training dahil wala nang masyadong oras si Rikuo para talunin si Hagoromo Kitsun, na malapit ng mga nakaino. Sa gabi, pagkatapos ng pagsasanay, si Rikuo, na naghahapunan kasama sina Zen, Gos Umaro, at Mes Umaro, ay nagulat sa pag-atake ni Kurama Tengo, na mga subordinate ng Great Tengo ng Mount Kurama. Ipinagpalagay ni Zen na ang kanilang mga pag-atake ay bahagi ng pagsasanay na inihanda ni Gyuki. Ngunit si Kurama Tengo ay tila napakaseryoso sa pagpatay sa kanilang lahat doon. Lalo na nang hindi nagdalawang isip si Kurama Tengo na saktan si Gos Umaro, na subordinate ni Gyuki. Pagkatapos ay hiniling ni Rikuo sa kanila na tumakas kaagad habang nilalabanan niya ang mga pag-atake. Gayunpaman, tumanggi si Zen na umalis at iginiit na manatili sa kanyang tabi upang tulungan siya sa labanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring i-activate ni Rikuo ang isang bagong diskarte sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng takot niya at ni Zen at nagawang palayasin ang mga pag-atake mula kay Kurama Tengo, na patumba din silang lahat. Ang dakilang Tengo ng Mount Kurama ay nasaksihan ang kanyang pinakamakapangyarihang mga tao na napakadaling natalo, pagkatapos ay nagtaka tungkol sa pagsasanay na itinuro ni Gyuki kay Rikuo. Noong una, handa ang Great Tengo na tulungan si Gyuki na sanayin si Rikuo upang talunin si Hagoromo Kitsun. Gayunpaman, dahil sa nalalapit na kapanganakan ni Nu, sa wakas ay nagpasya siyang ipadala ang kanyang mga tauhan upang agawin ang espada ni Nenekirimaru mula sa mga kamay ni Rikuo. Pagkatapos ay sinabi ni Gyuki kay Rikuo na ang pamamaraan ay isang pamamaraan na dapat niyang makabisado upang maging commander ng Night Parade. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng pagiging isang pinuno ay hindi tungkol sa pagprotekta o pagiging protektado ng isang tao, ngunit tungkol sa pagtitiwala sa isang tao at pagkakaroon ng tiwala ng taong iyon, at sa pamamagitan ng paggawa nito, kusang loob nilang ipahirim ang kapangyarihan na mayroon sila, na kung saan ay maaaring magpataas ng kapangyarihan ng commander ng Night Parade. Sa ibang lugar, si Earl, na kararating lang sa pangunahing bahay ng pamilya kay Kain, ay mukhang labis na nagulat nang malaman na sinalakay ng yokai ang bahay at malubhang nasugatan ang kanyang lolo.
Sa pagtatapos ng kanyang buhay, ipinarating niya ang kanyang huling mensahe kay Earl, na humihiling sa kanya na maging mas malakas dahil siya ang magiging pinuno ng pamilya kay Cain at protektahan ang Kyoto sa hinaharap. Laking gulat at lungkot ni Earl sa pagkamatay ng kanyang lolo kaya't siya ay nakatulog. Pagkatapos ay hiniling ni Hidemoto kay Akifusa na alagaan ang lahat at gamutin ang lahat ng nasugatan, kabilang ang yokai mula sa Nure Clan, dahil tumulong sila sa paglaban sa mga kasamahan ng yokai ni Hagoromo Kitsune. Sa kabilang banda, si Aotobu, na alam na sila ay nabugbog ng masama ni Tsuchigumo, ay mukhang galit na galit at nilayo na maghiganti. Nang makita ito, pinigilan siya ni Kyubinashi at pinayuhan na huwag kumilos ng padalos-dalos dahil hindi nila magagawang talunin si Tsuchigumo o Hagoromo Kitsune ng walang tamang paghahanda. Bukod dito, wala rin si Rikuo sa kanila. Sa kawalan ng pag-asa na naranasan ng mga kasamahang yokai ni Rikuo, sa wakas ay nagkaroon sila ng kislap ng pag-asa nang sumama siya kay Zen. Tila tiwala sila pagkatapos sumailalim sa isang maikling pagsasanay kasama si Gyuki sa Mount Kurama. Dahil alam niyang nagbalik na ang kanilang commander, ang espiritu ng pakikipaglaban sa loob nila ay muling nabuhay at determinado siyang tulungan si Rikuo na harapin ang lahat ng kanyang mga kalaban sa lugar ng digmaan. Samantala, si Manego Roshi Jizo ay nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga kasama na yokai na ang Kyoto yokai ay natalo sa ilang lugar ng isang napakalakas na hukbo ng yokai. Nalaman kaagad ni Jizo na ang pag-atake ay ginawa ng Nure Clan, na sinusubukang hadlangan si Hagoromo Kitsune, na malapit nang ipanganak ang kanyang anak. Matapos matagumpay na talunin ang Kyoto yokai at tulungan ang Anmyuji na ibalik ang proteksyon na selyo sa lugar, sumugod si Rikuo kung saan si Tsuchigumo ay ililigtas si Surara. Dumating si Rikuo at ang kanyang night parade sa shrine bago pa siya saksakin ni Surara sa leeg dahil nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang mahinang sarili na hindi kayang protektahan si Rikuo. Gayunpaman, sinabi niya kay Surara na hindi na niya kailangan pang protektahan at hiniling sa kanya na ipahirim ang kanyang kapangyarihan at ipagkatiwala ito sa kanya. Noong una, hindi maintindihan ni Surara ang gusto ni Rikuo. Ngunit pagkatapos niyang banggitin ang paghiram sa kanyang takot, sa wakas ay naunawaan niya at, nang walang pag-aalinlangan, ipinahiram niya ang kanyang takot sa kanya upang labanan si Tsuchigumo. Ang pamamaraan ay tinatawag na Metoy at ginagamit ng ama ni Rikuo, na may parehong yokai at dugo ng tao. Ang Metoy ay isang pamamaraan para sa pagsusuot ng takot sa iba, at maaari lamang itong gamitin sa mga taong pinagkakatiwalaan at pinagkakatiwalaan ni Rikuo. Sa madaling salita, ang pagsasama-sama ng kanilang kapangyarihan ay maaaring tumaas ang kanyang kapangyarihan. Gamit ang takot ni Tsuchigumo, sa wakas ay maaaring laslasin ni Rikuo ang isa sa mga braso ni Tsuchigumo. Samantalang dati, hindi niya magasgas ang balat ng higanteng yokai. Gayunpaman, kahit na ang kanyang braso ay naputol at hindi na muling tumubo, si Tsuchigumo ay talagang tuwang-tuwa na sa wakas ay nakahanap na ng kapareha para sa kanya pagkatapos maghintay ng daan-daang taon. Tuwang-tuwa siya at naging sobrang nasa sabik na sirain ang lugar para magtayo ng sarili niyang battle arena at mataimtim na harapin si Rikuo. Balak ni Tsuchigumo na ihiwalay si Rikuo sa kanyang mga kasama. Ngunit si Rikuo ay nagsagawa ng Metoy technique kasama ang kanyang mga kasama, kaya palagi silang nasa tabi niya. Ganoon din kina Zen at Surara. Hindi nagtagal, lumitaw sina Itako, Awashima, at Amezo sa likod ni Rikuo at sinabing handa silang ibigay ang kanilang takot kay Rikuo upang talunin si Tsuchigumo, kahit na hindi sila bahagi ng kanyang night parade. Matapos makumbinsi si Itako, sa wakas ay nagawa ni Rikuo ang Metoy technique kasama si Itako at ginamit ang kanyang takot upang petalasin ang kanyang pag-atake. Magkasama, sa wakas ay nagawa nilang hatiin ang katawan ni Tsuchigumo at napaluhod sa kanyang harapan ang higanteng yokai. Nang matalo, nagpa siya si Tsuchigumo na tipunin muli ang kanyang lakas upang labanan ang Nu, na malapit nang ipanganak sa mundo. Gayunpaman, hindi sumuko si Rikuo at sinubukang talunin si Hagoromo Kitsune. Sa kabilang banda, habang mas matindi ang labanan sa pagitan nila ni Rikuo, ang mga pira-pirasong alaala ni Nure Rihan ay paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan at medyo nawalan siya ng focus sa laban. Sinamantala ni Yura ang pagkakataon na salakayin si Hagoromo Kitsune, tinulungan ni Naryu Uji at Mamiru. Kasabay nito, sa wakas ay bumangon ang Nu, at nagsimulang pumutok ang shell nito. Nang magsimulang mahulog ang mga crack fragment, tila napakasaya ni Hagoromo Kitsune na sa wakas ay babangon ang kanyang pinakamamahal na anak, at muli silang magsasama-sama tulad ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay sinabi ni Hagoromo Kitsune na ang mga fragment ay mga alaala niya, na maraming beses na muling nagkatawang tao sa nakalipas na 1,000 taon upang dalhin sino sa mundong ito. Gayunpaman, lahat sila ay biglang natigilan nang makita nila ang isa sa mga fragment ng kanyang memorya na nagpakita ng nakaraan ng pagkamatay ni Narikuo at Nure Rihan 1,000 taon na ang nakakaraan. Matapos makita ang mga fragment ng alaala ni Nure Rihan, biglang nakaramdam si Hagoromo Kitsune ng matinding sakit sa kanyang ulo, na parabang ang alaala ay gumawa ng napakalalim na impresyon at napakasakit din para sa kanya. Napagtanto na siya ay nahuli, hindi sinayang ni Yura ang pagkakataong gamitin ang Shikigami technique ni Hagan at maglunsad ng buong pag-atake sa kanya. Kasabay nito, hinawakan ni Rikuo ang espada ni Nenekiremaru at sinaksak ito upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama.
Sa kabilang banda, si Hagoromo Kitson, na nakakita ng mga fragment ng mga alaala tungkol kay Nuririhan, ay biglang naalala ang lahat at tinawag siyang Daddy. Pagkatapos nito, ang katawan ng tao na sinapian niya ay nawala ng malay, kasama niya, na tuluyang lumabas sa katawan. Mukhang galit na galit si Hagoromo Kitson dahil hindi niya akalain na natalo siya, kahit na, ayon sa kanya, perpekto ang katawan ng tao na ginamit niya sa pagkakataong ito. Sa sunod-sunod na mga alaala tungkol kay Nuririhan at sa taong babae bilang sisidla ng kanyang muling pagkabuhay sa pagkakataong ito, sa wakas ay napagtanto niya na si Seimei ang utak sa likod ng lahat ng ito, at si Jizo ay kanyang alipores. Sa mahalagang sandali, sa wakas ay muling isinilang si Nu sa ibang anyo mula sa kanyang nakaraang buhay bilang Abe no Seimei. Inamin ni Nu na siya ang nagpadala sa dalaga mula sa impyerno para maging sisidla ng kanyang ina, na muling magsisilang sa kanya sa mundong ito. Nang makita ang kanyang tunay na muling isinilang na anak, kahit na nasa perpektong anyo, hindi ito pinansin ni Hagoromo Kitson at niyakap niya ang kanyang anak ng may pananabik. Gayunpaman, pagkatapos muling magkatawang tao ng maraming beses at hirap na ibalik ang kanyang anak sa mundong ito, hindi nakuha ni Hagoromo Kitson ang gusto niya sa huli, dahil sa halip ay itinapon nino ang kanyang ina sa impyerno sa ilalim nila. Alam na siya ay nagising, si Tsuchigumo ay sumugod at hinamon siyang makipaglaban. Tumalabas na kayang talunin nino si Tsuchigumo nang walang kahirap-hirap at itapon siya sa impyerno. Si Jizo, na masayang-masaya sa pagtanggap sa muling pagsilang ng kanyang amo, pagkatapos ay iniharap ang Hammer Sword ng Demon King kay Nu, gaya ng kanyang ipinangako. Gamit ang espiritual na espada, maaaring sirain ni Nu ang mga bahagi ng Kyoto sa isang laslas lamang, at binalak na sirain ang buong lungsod, pagkatapos ay muling itayo ito ayon sa gusto niya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Jizo ang kanyang sarili bilang bahagi ng Sanmoto Gorozeimon, ang pinuno ng Haiku Monogatari Clan, na pinatay ng ama ni Rikuo at ng Mure Clan noong panahon ng Edo. Alam na ang pag-iral ni Nu ay magbabanta sa kaligtasan ng sangkatauhan, hindi na nahimik si Rikuo at inatake siya ng espada ni Nenakirimaru. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling mabali ni Nu ang espiritual na espada sa isang daliri lamang. Nang papatayin na sana ni Nu si Rikuo, biglang sumulpot sa harap nila ang babaeng tao at isinakripisyo ang sarili para protektahan si Rikuo. Pagkatapos noon, dumating doon si Nurarian at nagmamadaling iligtas sila. Pagkatapos ay hiniling ni Nurarian kay Gyuki at sa iba pang mga nakatataas ng Mure Clan na umabala ng oras sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Nu habang kinukumpirma niya ang pagkakakilanlan ng taong babae. Inakala ni Rikuo na siya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae dahil tinawag niya ang kanyang ama, na Daddy. Ngunit ang babae pala ay si Yamabuki Otome, isang babaeng yokai na unang asawa ni Rihan noong panahon ng Edo. Bilang resulta ng sumpa ni Hagoromo Kitson kay Nurarian, hindi nagkaanak si Yamabuki at Rihan sa kabuuan ng kanilang 50 taong kasal. Sa mga chismisan ng mga miyembro ng board ng Mure Clan tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan na magbuntis, nawala si Yamabuki, nag-iwan ng isang tala para kay Rihan na naglalaman ng isang sikat na tula ng hapon na nananaghoy sa kanyang kawalan ng kakayahan na magkaanak para sa kanya. Siya ay ipinapalagay na namatay sa ilang mga punto pagkatapos. 8 taon na ang nakalilipas, ginamit siya ni Abe no Seimei at Sanmoto Gorozeimon sa isang plano para maghiganti kay Rihan. Si Yamabuki ay muling binuhay sa anyo ng isang bata upang maging host ni Hagoromo Kitson, ang kanyang mga alaala ay huwad. Pagkatapos ay ipinadala siya kay Rihan na may unconscious na utos na patayin siya nang marinig ang tula na minsan niyang iniwan sa kanya. Nang bigkasin niya ito, sinaksak niya ito sa dibdib gamit ang Demon King's Hammer at nanambalik ang kanyang mga alaala. Dahil sa kawalan ng pag-asa na mapatay niya ang lalaking mahal niya, hinila niya papasok, pagkatapos ay ganap na na-control ni Hagoromo Kitson ang kanyang katawan. Bumalik sa kasalukuyang panahon, ikinwento ni Yamabuki ang nangyari 8 taon na ang nakalilipas at pagkatapos ay humiling na tingnan ng mabuti si Rikuo. Nagkomento siya na kung nagawa niyang bigyan ng anak si Rihan, naiisip niya na magiging katulad ito ni Rikuo at pagkatapos ay nawala ng malay. Matapos malaman ang lahat ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, mas naging determinado si Rikuo na talunin si Nu, na minamaliit siya dahil sa pagkakaroon ng dugo ng tao. Ngunit pagkatapos, binigyang diin ni Nurarian na ang dugo ng tao na dumadaloy sa kanyang anak at apo ay hindi isang kahinaan kundi isang pribilehiyo na higit niyang ipinagmamalaki mula sa kanila. Sinalakay ni Rikuo, kasama ang Mure Clan at Tono Yokai, sinungunit hindi siya mapipinsala sa kanilang mga biglaang pag-atake. Pagkatapos, tinipo ni Rikuo ang pinagsamang takot sa kanyang Night Parade of 800 Demons sa pamamagitan ng paggamit ng Mutoy Technique at pag-atake kay Nu. Sa gulat ni Nu, nagsimulang malaglag ang kanyang katawan. Napagtatanto na ang kanyang katawan ay kailangan pang mag-adjust sa mundo ng mga tao, siya ay umatras sa impyerno, kasama ang kanyang mga tagasunod ngunit nangako na babalik upang tapusin ang laban. Pinuno ng tuwa si Rikuo at ang mga kaalyado sa kanilang hindi inaasahang tagumpay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang lolo na gawin siyang third commander ng Mure Clan at sinabi na handa siyang sumailalim sa anumang pagsasanay upang maging mas malakas.
Habang tinatalakay ni Hidemoto at Norarian ang isyu at tinatansya na mayroon sila halos isang taon bago bumalik si Nu, hiniling ni Rikuo kay Akifu sana gumawa ng espada na mas malakas kaysa sa nina Kirimaru. Habang nagpapahinga sa bahay, napanaginipan ni Rikuo na magkasamang masaya ang kanyang ama at lolo. Paggising niya, ang sabi ng kanyang ina ay malamang na nanaginip siya dahil masaya siyang nakangiti habang natutulog. Pagkatapos ay sumali si Rikuo sa konseho, kung saan ipinaalam ni Norarian sa lahat na magkakaroon ng all-out na digmaan laban sa nuklan at sa mga retainer nito. Sa huli, ipinaalam ni Rikuo sa kanyang mga nasasakupan na ang Night Parade of 800 Demons na kanyang pinamumunuan ay susunod sa isang code of honor at hindi sasaktan ang mga tao.